Now move on to the highlight of this program, the symposium proper. Be amazed as I introduce to you our first speaker. He is one of the professors at De La Salle University. He is also the PR of Philippine Historical Association. He already finished Bachelor's of Arts and Master's of Arts in History and currently candidate for PhD in Anthropology at UP Diliman. Aside from writing notable academic articles, he's also a co-writer of the book entitled Bonifacio ang Unang Pangulo and Bayani, Biographies Andres Bonifacio. He was one of the original panelists of The Bottom Line with Boy Abunda in ABS-CBN, consultant of History with Lord in TV5, and also a consultant of teleseries Katipunan at Ilustrado in GMA7. He created the Showtime television segment, which is now a column in Abante every Sunday. He is also a columnist in the Manila Times every Sunday. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce our speaker who will discuss tagumpay at pakikipagkapwa-tao, ang pagwawakas ng kolonyalismong Espanyol sa kamay ng ating unang republika. Let us all welcome one of the most active historians in Philippine television, Professor Michael Charleston Chow Chua. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala na ibinigay sa akin upang magbigay muli ng lektura para sa departamento ng ating edukasyon. Si USEC Tonicito Umali, gayon din ang ating Secretary Leonor Magtolis Prione. Akin ding pinasasalamatan ang ating mga kasama sa National Historical Commission of the Philippines. So ngayon pong araw, ang paksa na aking ibibigay ay tungkol nga sa ating ipinagdiriwang. No? So muli, binabati ko pala ang schools division ng Aurora. At ang sentro talaga ng Philippine-Spanish Friendship Day ay ang Baler. Hindi ko alam kung maayos ba ang aking itsura sa recording kasi ay sa Facebook kasi mukhang mabagal ako sa Zoom. So hindi ko alam. Gusto kong malaman mula sa inyo kung maayos po ba ang aking rehistro mula sa Facebook. Para lang bago ako magtuloy, maayos po tayo. Ayos ba? Ayos ba tayo? Medyo nai-interrupt yata yung ating broadcast. Mabagal ang video. Magpapatay na lang ako ng video. Maganda maayos natin to kasi meron tayong 433 watchers. Okay. So, ang aking pong lektura, mga kababayan, ay tungkol sa tagumpay at pakikipagkapwa-tao. Paano ba nagwakas ang kolonyalismong Espanyol at paano nangyari na ito ay nagwakas sa kamay nating mga Pilipino? Mamaya liliwanagin natin. Bakit napakahalaga na i-emphasize natin na nagwakas ang kolonyalismong Espanyol sa ating kamay at sa isang hindi inaasahang pangyayari? No? Na nagtapos, napakaganda ng kwentong ito mga kaibigan. Sana ay mapakinggan nyo. Itong kwento
na alam ng marami sa ating mga taga Baler, pero hindi masyadong nalalaman ng marami sa ating mga kababayan. Okay? So, tingnan natin, simulan natin ang ating ano. Muli, maraming salamat sa Department of Education at sa lahat ng mga bumubuo ng symposium na ito sa ating National Historical Commission of the Philippines, MMDA, Armed Forces of the Philippines, at ng Schools Division ng Aurora. Sige. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, nais ko po sana kayong anyayahan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Xiao Chua. Please follow me on my Facebook page and my other social media accounts. At para sa mga guro, nandyan po ang ating mga website, xiaochua.net at bangkanixiao.wordpress.com. May mga babasahin, readings, papers, at mga iba pa na maaaring makatulong sa ating mga guro. Okay. So, ako po ay magbibigay muna ng ilang babasahin ukol sa mga makikita natin ngayon na pangyayari sa ating kasaysayan, no? May mga aklat akong pagbabatayan at marami sa mga larawan ay nanggaling sa mga aklat na ito. So, pinasasalamatan ko po ang mga aklat na ito, so yung mga gumawa, nandiyan yung Amistad Duradera, Enduring Friendship na kinumpile ni Enrique Quezon Abansenya, apo po ng ating mahal na Pangulong Manuel Quezon, nandiyan din po na nanggaling po sa Baler. Nandiyan din po ang aklat ni Carlos Madrid, isa sa pinaka-komprehensibong account ng tinatawag natin na Siege of Baler, yung Flames over Baler. Batay sa mga historical sources po yan. Gayon din ang isang aklat tungkol sa Philippine-Spanish friendship, yung Pacto de Sangre, Spanish Legacy in Filipinas, na ito po ay inedit ni Virgilio S. Almario at ito po ay pinublish ng National Historical Commission of the Philippines. Gayon din, nandyan po yung ating sinulat na kasaysayan ni Ginoong Edgardo Angara kasama ng iba pang mga historiador at mga eksperto. Ito po yung kasaysayan ng Baler, Aurora. May mga iba pa akong babanggitin ng mga aklat na magiging bahagi po ng ating lektura. So, sisimulan natin syempre, di ba? 500 years ago, tayo po ay nagdidiriwang ngayon nung tinatawag nating quincentennial at of the victory of Mactan. Ito po yung konteksto ng pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Subalit dahil sa tagumpay ni Lapu-Lapu, hindi ho tayo na agad na sakop ng mga Espanyol. At ito po yung mangyayari pagdating po nung tinatawag na after 40 years, magkakaroon na po ng kolonyalismong Espanyol. Magmula 1565, at yan po ay magtatapos 1899. Now, ang tanong ay yun na nga, pinag-uusapan natin yung kolonyalismo sa ating mga paaralan, syempre, na ituro sa atin na marami hong mga paghihirap, maraming mga nangyaring mga iba't ibang mga polisiya na nagpabigat sa ating mga Pilipino mula sa mga Espanyol, policy, servicios, tributo, bandala, na kapag ikaw naman ay aangal, ay ikaw ay medyo maparurusahan. So, of course, binabalansin natin yan na hindi naman lahat ng mga Espanyol at yung ginawa nila dito ay masasama. No, may mga bagay silang mabuti na naidulot, mga legacy, mga ano no, mga cultural exchange. Subalit, ang konteksto natin syempre ay kapag ka ikaw ay nagpasailalim ng isang mamamayan under your control, no, at kayo ay mga dayuhan, hindi yan acceptable. No, nung sa lalo na sa paningin natin ngayon. Subalit noon ay ginawa ito ng mga Espanyol sa atin. Kaya nga tayo ay nagkaroon ng reaksyon sa mga pangyayaring ito, no? At eventually maraming 100 ang naging mga pag-aalsa sa panahon ng Espanyol at gayon din eventually sisibol yung mga hihingi ng reforma. Tulad ni na Jose Rizal, 'di ba, ng propaganda movement at eventually sisibol din yung mga anak ng bayan na siyang magtitindig. Titindig at tuwirang lalaban sa ating mga colonizers. Ito po yung mga sina Andres Bonifacio at yung kanyang mga kasama sa katastasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. So, makikita din po natin dito yung ating mga
ordinaryong mga mamamayan na yung kanilang mga sandata ay mga sabihin natin na hindi talaga malalakas na sandata, minsan may mga kawayan lamang sila, minsan mga pinatulis na kawayan, minsan mga bolo, pero kahit na alam nila yung kanilang susungin, mga kanyon, mga rifle, mga Mauser, mga Remington, bakit lumaban pa rin ang ating mga Pilipino? Ibig sabihin, talagang may nangyaring hindi maganda doon sa pakikipag-ugnay ng relasyon ng Espanya bilang kolonya sa atin. Kasi nagkaroon ng pag-alsa ng Rebolusyong Filipino. At yan ay kailangan nating maintindihan. No? Subalit, alam naman natin na noong si Emilio Aguinaldo ay nandoon na sa Hong Kong, no? Nandoon na sa Hong Kong, ay kinausap siya ng mga Amerikano. At sa pagkausap sa kanya ng mga Amerikano, ay nakita nila na nagkaroon ngayon ng pangako ang mga Amerikano na tutulungan nila tayo para wakasan ang 333 taong kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. At dumating ang tulong na sinasabi nila. Noong May 1, 1898, sa tinatawag na Battle of Manila, ay dumating yung tulong nila, no? Isang Asiatic fleet, isang squadron ng mga malalakas na barko. Iilan lamang, 5-7 barko lamang yan. Pero lumaban sila sa 20 ships ng mga Espanyol. At talagang matinding labanan ito. Lumubog yung 20 ships ng mga Espanyol. Yung 20, hindi yung 5 at 7, no? Hindi. Kasi apparently, mas malalakas yung mga barkong bakal ng mga Amerikano kaysa dun sa mga steamships ng mga Espanyol. At isa lamang ang namatay pa siya sa heat stroke. Dahil may larawan tayo ng Battle of Manila at ang namuno nito na si Commodore George Dewey ay tinalo ang mga Espanyol sa labanan na ito, meron tayong parang sense na ang mga Espanyol ay nagwakas dahil sa efforts ng mga Amerikano. Kumbaga, utang na loob natin sa mga Amerikano na umalis ang kolonyalismong Espanyol sa loob ng matapos ang 333 years. Now, of course, umuwi noon si Emilio Aguinaldo, tinuloy ang himagsikan ng mga anak ng bayan, at eventually, di ba, nanalo siya sa mga labanan sa Cavite, unti-unti ay nananalo na rin yung marami sa ating mga kababayan sa kanilang laban sa mga Espanyol. So sa pagkarinig na nananalo na tayo sa mga labanan, pinoklaman ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas. June 12, 1898, sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite. No? Subalit, eto na nga po, So nagtagumpay ang rebolusyon pati sa Cebu, pati sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Subalit, yun na nga, ang nangyari ay, dahil nagkaroon ng fake battle, ang mga Espanyol sa mga Amerikano. Bakit fake battle? Abay, nung nananalo na tayo, ayaw sumuko sa atin ng mga Spanish. Ayaw nilang sumuko. Ayaw nilang ibigay sa atin yung victory, yung malasap natin ang tagumpay. Ayaw nilang ang isang inferior na mga Pilipino ay nanalo laban sa kanila. So ano pong ginawa nila? Nagkaroon sila ng pakikipagkasunduan sa mga Amerikano na sila po ay magkakaroon ng pekeng labanan kung saan sila po ay matatalo. At yan po yung tinatawag natin na Mock Battle of Manila. Okay, so, anong nangyari? Natalo ang mga Espanyol sa Mock Battle of Manila na ito. Akala ng mga Pilipino
No, nakipagbarilan din sila sa mga Espanyol. Pero yun pala, sinabayan natin Amerikano, yun pala, lutong Macau na po ang nangyari. Talo na po. Ano? Talagang magpapatalo talaga ang mga Espanyol sa mga Amerikano. At noong, yung eksena na nakikita nyo sa larawan, itinaas po ang bandilang Amerikano habang ibinababa sa unang pagkakataon matapos ang tatlong siglo ang bandilang Espanyol. So, yan po ay August 13, 1898. Okay. So again, ang premise, gustong palitawin ng mga Espanyol na sumuko sila hindi sa Pinoy, kundi sa Amerikano. Okay? Pero, alam nyo, nangyari, noong pumapasok ng mga puwersang Pilipino sa Intramuros, dahil yun daw ang pangako ng mga Amerikano na tutulungan tayong makalayo sa mga Spanish at makukuha na natin ang capital ng Pilipinas, eto na. Wala palang capital na naghihintay sa atin. Tayo'y pinagsarhan ng pinto ng mga Amerikano at ang nangyari ay, si Aguinaldo ay napagtanto na niyang kailangan mukhang bantay sa lakay itong mga Amerikano na ito, kaya kailangan ay itatag na natin ang ating sariling gobyerno. At ito yung Republika Filipina sa Malolos, Bulacan, September of 1898. So may sarili na po tayong Republika, Kongreso ng Malolos muna, no? So nagkaroon muna ng Kongreso ng Malolos, September, nagkaroon ng konstitusyon. By January, meron na po tayong unang republika. January 23, 1898. The first constitutional democratic republic in Asia. Okay? So, ang dating, umalis yung mga Amerikano dahil sa mga Espanyol. Sorry. Umalis yung mga Espanyol dahil sa mga Amerikano. Subalit, eto na nga. Sa maraming libro, yan yung ating nabasa. At ang parang lumalabas, hindi sa atin yung tagumpay ng himagsikan kasi tinulungan lang tayo ng mga Amerikano. So kailangan natin itong liwanagin. Nang manalo si Commodore George Dewey sa Battle of Manila noong May 1, 1898, wala po silang ground troops. Wala silang ground troops. Ang mga tropa nila ay mga navy, nasa barko. So, ang nangyari ho, yung 5 ships, nung natalo yung 20 ships, they just stayed on the bay. Wala ho silang, hindi ho sila lumaban sa mga nasa ground. Yan po yung ginawa ng mga Pilipino. Kaya sinasabi natin, the Filipinos won the revolution against Spain. But there's always this question na hindi naman sa atin sumuko ang mga Espanyol. Paano tayong nagtagumpay? Doon mahalaga yung kwento na ikukwento ko po sa inyo ngayong araw na ito. Okay? So, punta natin ngayon, ano? Yung tinatawag na sigaw sa dikoloyungan. So magkakaroon tayo ng pagkakaroon ng ano, no, ng magano muna tayo, yung rewind. Magre-rewind muna tayo. Ano yung sigaw sa dikoloyungan? No? Sa isang malayong-malayong lugar ng Baler, Aurora, na ang pumutok ang himagsikan ng Katipunan, no? Dikoloyungan. Titingnan ko yung dikoloyungan. Sigaw sa dikoloyungan. Oo, yan. Sa Baler ito. Sigaw sa dikoloyungan. Ang nangyari po dyan ay nagkaroon ng pagpapasya ang mga taga-Baler na lalaban sila sa mga Espanyol. So nabuo yung kanilang katipunan dito sa sigaw sa dikoloyungan sa Baler. At may marker noon, no, na ano, no, na nagpapakita ng mga bayaning nasawi sa nakaraang himagsikan, October 1897. No, yan po yung pangalan ng mga katipon sa Baler, mga katipon yan ni Andres Bonifacio na of course eventually namatay siya pero nagpatuloy yung kanyang organisasyon sa maraming lugar bilang katipunan. No? Now, eventually, of course, isang school teacher doon, ang pangalan niya ay Lucio Quezon. No? Si Lucio Quezon ay, dahil friendly siya sa iba't ibang mga puwersa, kahit papano ay nakikipag-ugnay sa kapwa, sa Spanyol na nasa Baler,
at sa mga tawag dito sa mga katipon. Pero dahil dito, ito yung medyo malungkot. Doon sa nangyari kay Ginoong Lucio Quezon, kay Mang Lucio, no? Sila po ay pinatay ng mga miyembro ng katipunan. Dahil sa pag-question sa kanilang katapatan sa mga Pilipino dahil sila daw ay tapat sa Espanya. So pinatay po si Mang Lucio Quezon at yung kanyang anak na si Pedro Quezon. Oh. So anong nangyari diyan? Oh. Nakakalungkot 'yon, pero ito yung bibilib ka. Yung kanilang anak na si Manuel Quezon. Siya po'y lalaban kasama rin ng mga rebolusyonaryong Pilipino laban naman sa mga Amerikano. So sinamahan niya yung samahan ng mga taong pumatay sa tatay niya. Di ba nakakatuwa yun, yung ganong gesture ni Manuel Quezon? No? Siya'y naging tiniente sa hukbo ni General Emilio Aguinaldo. No? At siya po'y, alam natin, isinilang sa Baler. At ama nga niya, si Lucio Quezon, na pinatay ng mga katipon. Oh? Alam natin na siya'y magiging dakilang estadista o statesman na mamamayani sa kalahating siglo ng mga ng politika sa Pilipinas. Oh? At siya po'y magiging unang pangulo ng Commonwealth. Okay? Okay, akala ko po nawala ako. Okay, sige. So, tuloy-tuloy lang tayo. Eventually, ganito yung mangyayari dyan sa Baler. Ang Baler po, napakalayo po sa Maynila niyan. Okay? Now, ito na yung mangyayari dyan. June 26, 1898. So, tandaan niyo po yung petsa. June 26, 1898. 800 katipon sa pangunguna ni Teodorico Novicio Luna. Sila po'y sumalakay. So nandito si Teodorico Novicio Luna. Siya po ay kaanak ni Juan Luna y Novicio. No? So eto nang nangyari ano? Yung mga Pinoy, no, 800, sila po ay naglumusob. Lumusob. Sandali lang. Sila po ay lumusob doon sa, ito papakita natin ano. So ito po yung Baler, ito po yung bayan ng Baler noong 1927. Ito po yung simbahan, no? Sa ating mapa po, ito po yung bahay ni Manuel Quezon, no, yung Molina. No? Ito po yung simbahan. Ito yung outpost ng Guardia Civil. Ito yung headquarters ng komandante. Oh, by the way, Molina pala ito. Ito yung bahay ni Lucio Quezon. So, kapag tinignan mo ito, so, makikita natin dito, narito banda yung komandansya. Ito. Ito yung komandansya. Nandyan yung mga Spanish troops. Nandyan yung Spanish troops. Sa ilalim ni Enrique de las Morenas. Okay? So, ito po yung bahagi nung ito yung bahagi nung headquarters ng komandante. No? Anong nangyari? Nilusob yan ng mga Pilipino ni Teodorico Novicio Luna nga. At ang nangyari ay paglusob nilang ganyan, wala nang nagawa tong mga na-overwhelm sila, no? Kaya ang mga Espanyol ay tumungo. No? Tumungo doon sa simbahan ng Baler. Okay? Simbahan ng Baler. Doon sila tumungo. At eventually, doon sila nagkuta. No? Nagkuta, ibig sabihin, they defended themselves there. No? At ito yung, doon sa kanilang pagkakaalala, yung mga bahagi ng simbahan, at kung ano yung functions ng bawat bahagi ng simbahan para sa kanila no nung panahon na iyon
At ito ay dahil nagkwento eventually yung mga sundalong Espanyol. Now, eventually, maa-assign po doon sa Baler yung pong lolo ng nasa Larawan. Si Bobot Texon po yan. Kasama po namin si Sir Ian Alfonso. Si Bobot Texon po ay susulat ng isang aklat. At ito po yung tinatawag na Remembering My Lolo, Simon Ocampo Texon, Leader in the Siege of Baler. Bakit? Kasi po, so, di ba, yan na yun, no? Nagsimula na yung Siege of Baler. Hindi isang araw lang yung Siege of Baler. Isang buong taon po yan. Isang buong taon. So, nagkulong na sa simbahan yung mga Spanish, no? Nagsimula na yung Siege of Baler, pinapunta ni Aguinaldo, eventually, yung na ano no si Simon Ocampo Texon, siya po ay taga San Miguel de Mayumo, Bulacan, upang pangunahan yung operations laban sa mga Espanyol. Now, of course, ang game plan nila sina Simon Texon, ang game plan nila, so ito yung trench ng Spanish, ganyan silang gumawa ng trenches. Ito naman yung trenches ng mga Pinoy. So makikita nyo yun, no? Yung mga descriptions ng mga pare nung panahon na yon ay ginawang drawing at ito yung lumabas. Oh? So ito may nakikita kayo doon, no? Yung kawayan ng ginagawang parang ano, pampahaba ng mga baril. Diba? Para hindi basta-basta makita yung mga bumabaril, ano? Mayroon pang harang na bahay kubo. So yan yung ano, no? Yan yung mga ginagamit nila, no? So yung kalabaw ginagamit na pang transport ng tinatawag na homemade cannon. So salamat po sa aklat ni Carlos Madrid para sa mga larawan na nakikita po ninyo. Yung mga mapa kanina po galing po yan dun sa aklat na Baler Aurora, no? So yung mga Pinoy, ganito yung game plan nila, no? Alam mo, pwede naman nilang lusubin tapos i-massacre na lang nila yung mga Espanyol doon sa sobrang inis. Sa sobrang inis, i-massacre na lang nila yun. Oh? Pero alam nyo kung ano nangyari? Hindi ko nila ginawa yun. Ang ginawa na lamang ko nila, gusto nilang pilitin tong mga Spanish na ito na lumabas ng kusa at sumuko sa mga Espanyol. Gustong ipakita ng mga Pilipino na tayo ay hindi barbaro. Na tayo ay hindi mga tinatawag natin na hindi tayo mga mararahas. Lumalaban lang tayo dahil kailangan nating lumaban. Pero kaya nating rumuspeto ng kung ano yung rules sa digmaan. So, of course, may mga barilan din na nangyari dyan kahit papano. At sinasabing marami ding namatay na mga Pilipino na dyan sa ano na yan, dyan sa mga laban na yan, ano? At eventually, ito na nga, nung December 14, 1898, meron pang ginawa yung mga Espanyol. Sinunog nila yung mga bahay sa Baler. So ano, I think lumabas yung ilan siguro sa kanila, no? At yung buong populasyon ay kailangang iwan. Dahil nga, naglalaban pa rin doon yung mga Espanyol at yung mga Pilipino. Okay? So, ang natira na lang doon, kumbaga, yung mga lumalaban, yung mga combatants. So, ganito yung nangyari kasi dyan. Oh. Of course, mayroon din silang doktor doon. Si Rogelio Vigil de Quiñones. Quiñones, yan. Ay, ano, no? Ay, ito yung mga historia na hindi masyadong nakukwento. Si Rogelio Quiñones, doktor siya ng mga Espanyol. So, nandun siya sa loob ng siege. Pero may sinasabi ang mga pamilya ng mga tao sa Baler na siya mismo, itong si Quiñones, dahil siya yung doktor lang, siya yung doktor doon, eh siya po yung lumalabas and he crosses the line. At nagumagamot po siya ng mga Filipino soldiers. So, napagandang kwento nun kasi ito yung mga doktor natin, di ba? Dahil ngayon pandemic, di ba? Ay pinapahalagahan natin. Nung panahon ng revolusyon, ganyan din, sila po yung nagpa-practice yung tinatag na Hippocratic Oath. Na kahit sino pa man ang tao, pag nangangailangan, wala siyang kikilalanin na ito'y Pilipino, ito, Espanyol to, hindi. So yun ang ginawa ni Ginoong Quiñones, no? Eventually,
si Las Morenas ay namatay. No? At siya po'y pinalitan sa loob ng kampo, no, ng mga Espanyol sa loob ng church ni Saturnino Martin Cerezo. Saturnino Martin Cerezo. Okay. Si Saturnino Martin Cerezo, eto nangyari. Sumuko na yung mga Espanyol sa mga Amerikano, ayaw niyang paniwalaan. Pinadadalan siya ng mga dyaryo. Pinadadala ng dyaryo. Ang sinasabi niya lang, pinepeke lang tayo ng mga nagbibigay ng dyaryong ito. Hindi ito totoo, itong mga istoryang ito na sumuko na tayo. Kaya alam niyo ginawa nila? They staggered. Nag-struggled. Nag-struggler sila for many, many months. Dahil hindi talaga hindi mapaniwalaan ang dangal nila na sumuko na yung mga Espanyol after 333 years. So alam nyo, syempre, kukubkubin yan ng mga, ng mga Espanyol, yung mga kukubkubin, meaning, isusurround yan ng mga Pilipino, and pinutol yung mga ways para makakuha ng pagkain. Kasi di ba may mga nagbibigay ng mga locals ng pagkain sa mga Espanyol. Naaawa din sila sa mga Espanyol kasi walang makain. May humanity din naman sila. Walang makain yung mga Espanyol. Pinapakain nila. Alam nyo, pinutol yan ng mga Espanyol, ng mga katipon. At talagang ang gusto nga nila ay magutom tong mga to hanggang lumabas sila. Pero alam nyo, talagang hindi talaga lumabas hanggang yung iba mamatay. At yung iba pa nga, pag namatay, kinakain na ng mga kasama. Kasi hindi wala na silang makain eh. Oh. At minsan, gagamit ng saywar yung mga katipon. Bakit? Kasi ang magagawin nila, kukuha sila ng dalawang gagawa ng pagtatalik ng magsing-irog sa harapan ng simbahan ng baler. Bakit? Oh, di syempre gagawa sila nung kanilang pagtatalik, no? Maririnig yung kanilang mga sounds. Yun ay para pasabikin yung mga yung mga Espanyol. Lumabas na kayo diyan. 'Di ba? At ito matitikman ninyo kung lalabas kayo. May mga ganong saywar. Ginagawa yan sa digmaan eh. May ganyang mga saywar. So, ayaw talagang lumabas nina sa pangungunan ni Saturnino Martin Cerezo ng mga kasama niya. So ito yung mga aktual na larawan ng tatlo sa mga Espanyol na naroon, no? Si Garcia Quijano, Corporal Garcia Quijano, nakaupo din si Dr. Virgil de Quiñones at si Teniente Martin Cerezo. Alarawan na ito nung sila ay nakabalik na sa Espanya. So meron pa, no? Noong 1898, merong isa pang Filipino commando tried to burn the roof of the church. At yun, merong daw ladder na inilagay doon yung mga Pinoy para sunugin yung simbahan. Pero hindi siya nagtagumpay. So, makikita natin sa larawan, ito'y actually aktual na mga larawan, no, mula sa aklat ni Carlos Madrid na nanggaling sa Ilustrasyon Espanyola y Americana. Ito yung mga aktual na mga Pinoy, no? Na para lang ma-imagine ninyo, no? Ang beach ng Baler ay dinepensahan ng mga linya ng trinchera na 8 kilometers long, 8 kilometro. No? At anong iniiwasan nila? Ganito yung iniiwasan nila. Alam nila umalis na yung mga Espanyol sa Spain. Iniiwan na tong mga ito. Iniiwan na yung mga nasa Baler. Pero, alam nyo kung anong binabantayan nila? Binabantayan nilang i-rescue sila ng mga Amerikano. Kasi nga, pag ni-rescue ng mga Amerikano yung mga Espanyol na yan, hindi mapupunta sa kanila, sa Pilipino yung credit. Diba na napasuko nila yung pinakahuling mga Espanyol na nasa Pilipinas, yung tinatawag na Los Ultimos Filipinas. No? So, alam nyo, eventually, sisikat po yung mga nasa Baler. Magiging bali-balita po sila. No? Bakit hindi sumusuko itong mga ito? Wala pa sila. Hindi pa sila sumusuko. Hindi pa sila bumabalik sa Spain. Hero na ang paningin ng mga tao.
sa tinatawag na Los Ultimos de Filipinas. And of course, eventually, eto na nga, may yung mga Amerikano, darating sila, pupunta sila sa Baler para nga pasukuin itong mga Espanyol na ito. And ang nangyari, oh yan, si James Gilmore po ang siyang nanguna doon sa tinatawag na Yorktown, oh, na nung gabi ay bumaba. No? At ang nangyari po, eto na. Nung nandun na sila sa Baler River, at ito, actual na kuha ito ni Manuel Arias, ano? Ito yung mismong spot kung saan yung mga Amerikano inambush ngayon ng mga Pinoy. Hindi nagtagumpay yung mga Amerikano na pasuko, na sila yung magpapasuko sa mga nasa Baler, ng mga Espanyol. Binanatan agad sila ng mga Pilipino. No? Binanatan agad sila. No? So, yan ano. Gagawin ko sana yung sound effects ko. Kaso, may nagsabi sa akin, hindi daw maganda eh. Sayang eh. Kasi, ito sana yung sound effects ko. No, binanatan ng mga Pilipino, yung mga Amerikano. Yun, oh. Diba nyo? Yes, diba tayong mga teachers, medyo nawawalan tayo ng gana kasi walang nagre-react sa atin. No? Wala tayong sound effects. Kaya, eto, diba, may mga online classes. Eh, tayo'y kumuha na. Maparahan kayong mga deaf ed teachers, eh. So, anyway, balik tayo dun sa aking kwento. So, eto na nga, no? Eto na. Nagkaroon na ng ganitong problema na yung mga Amerikano gustong pasukuin yung mga Espanyol sa Baler, inambush ng mga Pinoy at yun na nga, kinuha pang mga prisoner itong mga Amerikano na nag-survive and yung kanilang leader na si James Gilmore. Okay? So eventually, may ilang mga emisaryo ang papasok sa Baler upang kausapin yung mga Espanyol na nasa loob. Lalo na si Saturnino Martin Cerezo. Oh. May 1899 na po. Pumasok yung Cristobal Aguilar team. So Teniente Colonel Cristobal Aguilar, no? Si Captain Salvador Landa at si Sergeant Juan Caro. Ay pupunta sa mga taga Baler doon sa Los Ultimos Filipinos upang kausapin sila. No? At sila'y sinamahan pa ng mga Pinoy. Ito yung mga escort nilang Pinoy. Ito yung mga aktual na larawan po ito. Ah. Nakapakagandang makita tong mga aktual na larawan na ito nang nangyari dyan sa Baler. Alam ko, chine-cherish ng mga taga Baler ang kwentong ito. Subalit, ito yung kanilang paglabas. Parang dalawang beses yata nilang kinausap. Yang si Saturnino Martin Cerezo. No? Talagang hindi talaga sila sumuko. Kahit Espanyol na yung kausap nila. No? Yun yung ano diyan. No? Na ano nila, hindi rin ayaw magpa-interview kasi may mga media na nandoon sa Baler. No? Sina Arias, yung mga photographer, ayaw niyang kausapin nila yung mga sundalo. Talagang matindi yung resolve ni Martin Cerezo, hindi siya susuko. Okay. Eh ano po yung nangyari? Eto na po yung nangyari. So, marami na ho yung namatay sa kanila. Marami na yung nasawi. Ilan na lamang sila na natira. At ang nangyari po ay minsan nagbasa si Tinye. Ah, by the way, nakalimutan ko sabihin. Nagsashow din naman ng humanity yung mga Pilipino. So, pagkaalam na nilang malapit na talagang yung saturation point ng mga Espanyol na magutom sila, eh nagiiwan na ho ng hayop yung mga Pilipino doon sa harap ng simbahan. Para yun na yung kakainin ng mga Espanyol. So, doon yung nakikita yung mga Pilipino kahit na nagkikipagdigmaan tayo, meron tayong disente ang mga Pilipino, no? Sa kanilang mga kalaban. Dito natin makikita yan sa Siege of Baler. No?
So, yan po, ano nangyari? Eh, ang nangyari ganito. Sana maging maayos tong camera natin. Malinaw daw sa kanila. Pasensya na kayo, patapos na ako, no? Patapos na akong magkwento. Pero, eto, no? Sasabihin ko sa inyo, there was one time na kasi eto na naman, nakita niya may mga dyaryo. No? Nagpadala na naman ng dyaryo itong mga Pilipino na ito na trying to convince me wala na American period na Amerikano na yung nandito, na sa Maynila o nandun sa Maynila, tapos na yung Spanya, ganun. So, eto na ngayon. Binabasa niya yung sulat. Yung dyaryo. May binasa siyang dyaryo. At ano yung, may announcement. No? May ikakasal. At sino yung ikakasal? Yun ay kaibigan mismo ni Saturnino Martin Cerezo. Isang kaibigan niya. Sabi niya ganyan, nakita niya yung ikakasal, kilala niya yung bride, alam niya na ikakasal siya sa panahong ito. So sabi ngayon ni Cerezo, kung peke ito, paano nilang malalaman na ako ay may na itong kaibigan ko na ito ay ikakasal kung hindi ito totoo? Doon nagkaroon ng desisyon si Saturnino Martin Cerezo na finally, okay, wala nang mga Espanyol sa Pilipinas, susuko na kami sa mga Pinoy. No? So, ang nakakalungkot dyan, meron actually dalawang ayaw sumang-ayon dun sa gusto ni Martin Cerezo. At yung dalawang ito ay gusto niyang parusahan. Kasi gusto niyang in a way sampulan dahil, di ba, nakakainsulto sa kanyang command. Parang ang dating, siya yung commander. At dapat siya yung masunod. So alam niyo, secretly, pinapatay niya tong dalawang ito. Kasi kung, pwede siyang magpa-execute, alam niyang pipigilan siya ng kanyang mga kasama. So nakakalungkot yung desisyon ni Martin Cerezo. Kumbaga, arbitrarily, pinapatay niya yung dalawa na kanya pang kasama. Dahil ayaw sumunod sa kanya. So may ganong mga... Mababasa niyo lahat yan dun sa napakagandang aklat ni Carlos Madrid, no? Yung Flames Over Baler. Napakakumpleto po nung account na ito. Kumpletong-kumpleto, mga kaibigan. Ano? So, anyway, eto na. So, nagpasabi na ngayon na sila'y susuko itong si Saturnino Martin Cerezo. Naghanda ngayon yung mga katipon sa pangungunan ni Simon Texon. Simon Ocampo Texon. Okay, ano yung nangyari? Eto na. Di palabas na sila ngayon ng simbahan. So, syempre, ang in-expect nila, siguro, babastusin nila tayo. Siguro, duduran nila tayo. Siguro. Alam nyo, may ganun siguro silang agam-agam. Hindi ko alam, pero may ganun silang aba, takot na, eto na, lalabas na kami. Ang dami-daming Pilipino sa labas ng simbahan. Anong gagawin nila sa amin? Alam nyo kung ano po ang nangyari? Paglabas po ng Los Ultimos Filipinas, paglabas po nila sa simbahan ng Baler, at ito ho, kung hindi ho ako nagkakamali, sana ho hindi ho ako magkamali. Tandaan ho natin, mga last days of June, June 28 yata yung Siege of Baler nag-start ng 1898. Ito po, 1899 na ito. Ano? June 2. Yan. O, yun na. 33 Spanish soldiers. Sila po'y nagstay doon ng 337 days. 50 sila nung una. Lumabas sila, 33 na lang. June 2, 1899. No? Anong nangyari?
Paglabas po ng mga Espanyol, alam nyo, ginawa ng mga Pilipino, nagpalakpakan, nagsaya, niyakap yung mga Espanyol na lumalabas. Oh? May banda na sumasalubong sa kanila, musiko ng banda, at tinatawag silang amigos. Amigos. Mga kaibigan. Mga kaibigan. At nai-imagine nyo na kanilang mga kasuotan na yun pa yung kasuotan nila ng isang taon. Wala na ho silang maisuot. Dinamitan po sila ng mga Pilipino. Pinakain po sila. Sila po'y binigyan ng isang pista. Ng isang piging. At dito po natin makikita ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino sa nangangailangan. Isang taon, pwede nilang pulbusin yung mga Espanyol. Pero dito natin ipinakita na kaya po nating magtrato ng mga kalaban natin na sumusuko sa atin ng maayos. Oh? So, hindi ba nagtapos sa pakikipagkapwa-tao ang kolonyalismong Espanyol? At ang pinakamahalaga dyan, hindi sa Amerikano, sa kamay ng Amerikano, kundi sa tagumpay ng mamamayang Pilipino. At ang nakakatuwa dyan, hindi ba na dyan din nagsimula ang pakikipag-ugnayan natin sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan? Noong March 1521, matapos na mapuntahan ng Guam, sila'y dinigman ng mga Chamorro at ninakawan ayon sa kanilang account. Ano ang nangyari sa mga Espanyol? Sila'y gutom, sila'y uhaw, sila'y gutom, pagod. Ano pong kanilang ginawa? No? Nakita po nila ang Island of Sama. At sa Uhumunhon, Giwan, sila'y nagdak doon at ang nangyari po ay nakita sila ng mga Pilipino. Hindi man sila magkaintindihan, bumalik ang mga Pilipino at sila po'y nagbigay ng pagkain sa mga Espanyol. Pinakain nila ang mga Espanyol, nagkaroon sila ng lakas, na bagamat nagkaroon ng Battle of Mactan nang makialam na si Magellan sa nang manghimasok na siya sa kaayusan, nang himasok sa buhay ng mga taga Cebu, ay nakabalik ang ilan sa mga Espanyol upang kumpletuhin ang tagumpay ng agham at ng sangkatauhan. At ito ang unang pag-ikot sa daigdig. Ito ay dahil pinakain natin ng mga Pilipino ang mga Espanyol. Yan po, nagsimula at nagtapos ang ating kasaysayang kolonyal sa mga Espanyol, natuldukan pareho ng pakikipagkapwa-tao, humanity ng mga Pilipino. Ang gandang kwento po, no, mga kaibigan. At hindi po natapos dyan ang pakikipagkaibigan ng mga Pilipino. Sila po ay dinala sa Tarlac. Sila po ay dinala sa Tarlac, sa amin. Tarlac-Tarlac ngayon, Tarlac City. Doon po ang himpilan ni General Emilio Aguinaldo bilang pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Oh? At yung kanya pong office noon ay yung tinatawag na Casa Gobyerno na ngayon po ay nasa site ng UST, sorry, TSU, Tarlac State University College of Engineering. Oh? At mula po doon si General Emilio Aguinaldo ay nagbigay ng dekreto. So Republika de Filipinas dekreto. Ano po? Yan po yung tekstong Espanyol at babasahin ko po sa inyo ang tekstong Ingles. Sa pagkakasalin sa wikang Ingles. The Spanish soldiers manning the garrison of Baler, having won the admiration of the world through their valor, determination and heroism, wherein that small group of soldiers with no hope of external help, defended their flag during a year
achieving an epic resistance as glorious and worthy of the legendary valor of Cid and Pelayo. Giving homage to military virtues and interpreting the sentiments of the army of this republic that fought the Spanish soldiers with bravery, upon the recommendation of my Secretary of War and in accordance with my Council of Ministers, hereby decree the following. Sole article, Artículo 1. The persons composing said detachment shall not be considered as prisoners, but on the contrary, should be treated as friends. And as a consequence, should be provided by the Captain General the necessary safe conduct passes so that they may return to their country. Given in Tablac this 30th day of June, 1899, Emilio Aguinaldo, President of the Republic, Ambrosio Flores, Secretary of War. Grabe, grabe. Sila po'y binalik sa Maynila. At sila po ay binigyan ng pases upang makalusot sa mga linyang Pilipino upang makasakay ng barko patungong Espanya. At bago po sila sumakay sa barko, ay ang mga Espanyol sa Maynila na natira ay nag-ipon pa ng pera para maging pocket money iuwi ng mga huling Espanyol sa Pilipinas. Oh, at ito po yung kwenta nung mga nagbigay kwenta at yung mga tao at kumpanyang nagbigay. Oh, si Manuel Sastron nandoon. Oh, at iba pang mga ano, yung Jesuita, Misyon de la Compañía de Jesús nandiyan. Oh. Nandiyan yung La Campana, nandiyan. So, yun po ang makikita natin. Oh. Of course, pagdating ng Espanya, dahil nga bayani na sila at inaabangan ng kanilang kwento, pagdating nila, superstar ngayon itong mga Los Ultimos de Filipinas. Superstar sila sa kanilang bayan. And in fact, ito po ang isang portrait in pastel ni Saturnino Martin Sereno sa kanyang pagre-retiro. Pero ano po ang nasa likuran niya? Larawan ng simbahan ng Baler. At mga kaibigan, sa Espanya, pag sinasabi ang tungkol sa kolonya ng Pilipinas, yung dati nilang kolonya, yung ating ngayong republika, sa Espanya po, dalawang lugar lang ang alam nila tungkol sa Pilipinas. Manila at Baler. Oh? Manila at Baler. So yung Manila po, syempre yan yung capital. Yung Baler, oh, yung Baler, sabi ni Jaime Veneracion, isang historiador na noon ay pumunta sa Espanya, bakit ano bang meron sa Baler? At ito yung pinakakilala. So yun nga pala yung kwentong yun. Dahil sa mga Los Ultimos de Filipinos, panahon ni Francisco Franco, yung diktador ng ano no, no after the Spanish Civil War, panahon ni Francisco Franco, ipinalabas sa mga sinehan ng Espanya ang isang pelikula tungkol sa Los Ultimos de Filipinas. At hanggang 2016 po, may pelikula po na inilabas. No, yung tinatawag na 1898, Los Ultimos de Filipinas. At ang gumanap po dyan na Pilipinong commander ng Katipunan ay wala hong iba kundi si Raymond Bagatsing. Napakagaling na artista nung Raymond Bagatsing. Marunong mag-Espanyol, mga kaibigan. Yes. Oh? At siya po ay naging bahagi po ng pelikula na yan. Dahil hanggang ngayon po, kinikilala po yung mga Los Ultimos de Filipinas. Ang mga huling no, Espanyol na natira sa Pilipinas. Gayon din, dahil po, sasabihin ko sa inyo, no, dahil yung isang anak ng Baler, si Edong Angara, ay naging senador ng Pilipinas at eventually siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na isulong ang istorya ng Baler bilang tagpo ng pakikipagkaibigan natin sa mga Espanyol. Oh? Eventually po nagpudos din sila ng pelikula. Oh? Na Pilipino naman ang gumanap. Ito na nga po. Si Ann Curtis po
yung Pinay, at yung Jericho Rosales po, yung Espanyol. So, nagkaroon ng isang, gumawa sila ng isang film tungkol sa Siege of Baler, at ito nga yung Baler, hindi po Siege. By the way, nung nandyan po kami, yung akala nung iba, Siege po yung ano, parang nagbinhi ang Baler, kaya Siege of Baler daw. No? Hindi po. Siege, ibig sabihin po, yung pagkubkob, yung nagkaroon ng pagsalakay, yung nagkaroon ng labanan sa Baler. Yun po yung siege, hindi po siya yung, ano yun? Punla ba yun? Buto. Hindi yung siege. Siege! Ito po, no? Meron pong pelikulang Baler. No? Based on an epic true story, pero yung pagmamahalan nung ano, kasi parang ang dating si Jericho Rosales, para siyang hindi siya to pure Spanish. Sa Spanish na may Pinoy na blood, you know. Now, of course, fictional yan. Walang gano'n. Puro Spanish yung mga nasa Siege of Baler. Pero, kasi, justify nila yung brown skin si Jericho Rosales. So, kailangan, ano siya, medyo insularis siya o mestizo. But anyway, si Ann Curtis naman, napakaputi. Siya yung Pilipina. Which is possible naman at that time. Hindi naman ano yun. So, yan yung ano natin. Yan yung contribution natin. Doon sa pop culture. Doon sa pagdakila. Doon sa tinatawag na Siege of Baler. Alam nyo ba, dahil sa Siege of Baler, nung naalala yan ng mga, ano, nung mga Espanyol at talagang niyakap, alam nyo ba na talagang umulan ng biyaya mula sa Espanya, pamahalan ng Espanya, sa Baler. No? Of course, through the efforts of this, sina Senator Angara. Alam mo, nakalimutan ko yung isang taga-Espanya noon na sana may magpaalala sa akin. Yung isang taga-Espanya na talagang naging masigasig. Pinoy na taga-Espanya na masigasig na nagkampanya na para makilala tong Siege of Baler muli. No? At dahil nga dyan, alam nyo, dahil sa yung paugnayan natin sa Espanya na pinaigting ng Siege of Baler na yan, eh, ang nangyari ay nagkaroon tayo ng maraming mga projects na ipinatupad ang Spanish government sa Pilipinas. Lalo na sa Baler. O kaya napakaganda nung ito yung makikita nyo, ang kasaysayan ay pwedeng gamitin sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipagkaibigan, hindi sa paglikha ng mga awayan. Diba? So, of course, isa sa mga advocate din ng Siege of Baler, na paalala yan, ay si Jaime Veneracion. Isa po siyang historiador na pambansa, no, UP Department of History. Naging guru ko yan at naging itinuturing kong mentor. Pero dahil siya'y taga Bulacan, gusto niyang dakilain na taga Bulacan itong mga nagpunta sa Baler upang ano, sina Simon Texod, na hindi nakilala. Tandaan niyo, ito nangyari. Hanggang ngayon, yung mga descendants ng Siege of Baler, na mga Espanyol, alam nila yung legacy ng lolo nila. Pero yung mga Pinoy na katipon, kinalimutan sila. In fact, na-exile nga yung si Simon Texon kasama ni Apolinario Mabini sa Guam, sa Marianas. Pero hindi sila naaalala ng tao. Kung superstar yung naging mga Espanyol, eto yung mga Pinoy hindi masyadong kilala. Na ang effort ni na Jaime Veneracion, of course nakikipagtulungan sa kanila si Senator Angara noon, ay buhayin yung mga memory ng mga ito. Ni Simon Texon, ng mga taga San Miguel de Mayumo, Bulacan. Siyempre isa sa mga kaibigan natin si Sir Ricky Quezon Abadseña ay ano din nagsusulat at nag-e-edit ng mga aklat ukol sa Siege of Baler, no? At siya po'y apo ni Ginoong Manuel Quezon. At ganun din, isang journalist na Spanish na kaibigan natin sa Twitter, at sana pinapanood niya rin itong ating broadcast, si Ginoong Jesus Valbuena, ay gumawa ng isang documentary. Sobrang tinutukan niya yung nangyari sa Siege of Baler, at syempre yung mga ugnayan ng mga Pilipino. So nagkaroon siya ng isang documentary tungkol sa Siege of Baler, Los Últimos de Filipinas, Regreso a Baler, na pwede nyo pong mapanood via nga ba yung platform na yon, Vimeo. So hanapin nyo po yan, i-google nyo po yan, Los Últimos de Filipinas, Regreso a Baler. Meron pong English subtitle na version yan. Return to Baler. The Last of the Philippines, Return to Baler.
No? At makikita nyo doon yung mga, ito actually ay binoses ni Luis Eduardo Aute na isang singer na sikat sa Espanya na pinanganak sa Pilipinas. Na hindi natin kilala na napakasikat pala sa Espanya. Luis Eduardo Aute, siya yung naging siya yung naging narrator. No? Narrado por el cantautor Luis Eduardo Aute, no? So yun ano? So napakaganda, mabalikan nyo 'yan, papanood nyo sa mga online classes. May bayad lang na kaunting-kaunti kasi para suportahan natin. Pero support panoorin niyo po 'yan, yung Las Ultimos de Filipinas Regreso a Baler. Okay. So sobrang sikat ng Baler. Ito po yung Baler Church natin ngayon, hindi ho ba? So sobrang sikat ng Baler sa Espanya. Ha? Nakakatuwa. May tinayo po na cultural center sa Almonte, Espanya. Na kamukhang-kamukha nung lumang itsura ng Baler Church. Recently ko lang ho ito nalaman. So nandun yung Baler Church na tinayo noong 1798. Pero makikita nyo po sa ibaba. Salamat kay Filiberto Martin sa larawan na ito. Yung replica ng Baler Church bilang isang cultural center sa Espanya. Di ba? Nakakatuwa, no? Talagang ang laki nung impact nung Siege of Baler, nung simbahan, doon sa mga pangyayari na iyon. Doon sa kamalayan, no? Sorry. Ng mga Espanyol. And of course, ito na nga, isa sa mga legacy din ni Senator Edgardo J. Angara dahil napakahilig po niya sa kultura at kasaysayan. At alam naman natin na yung mga iba't ibang mga educational bills na naging batas ay siya po ang naging autor. Kaya shout out sa alaala ni Senator Edgardo J. Angara. Isang tunay na anak ng Baler. At dating presidente rin ng Universidad ng Pilipinas. Nakapagpasa po sila ng batas, Republic Act 9187, an act declaring June 30 of the year as Philippine-Spanish Friendship Day. Ano po yung June 30, naalala nyo? Yan po yung araw ng act ni Aguinaldo sa Tarlac na nagsasabi na amigos, friends natin ang mga Espanyol na huling sumuko sa Pilipinas. So, this was 2002 po ito. No? Ayan, an act declaring June 30 of the year as Philippine-Spanish Friendship Day, appropriating funds therefore and for other purposes. No? Ito po'y pinirmahan February 5, 2003 ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So, yung pinakaunang kaya ngayon, anong tawag natin ngayon? The first, 19th, tama ba? 19th Philippine-Spanish Friendship Day. Oh, tama ba? Oh, nakalimutan ko. Pero, yun doon natin binibilang yun. From 2003. So, eto na nga. Dahil sa mga, sa mga efforts na yan, lagi nang tumutungo dito yung mga descendants ng mga ng mga Los Ultimos de Filipinas. Tumutungo sila, no, dito. Ayan yung kanilang pagtungo doon sa Church of Baler. Ito po, no. Noong mga 2003. At eventually, yung pinakaunang Philippine-Spanish Friendship Day nagkaroon ng isang reenactment ng Siege of Baler ng mga local actors ng Baler. Baka ho yung mga nanonood dito na taga Baler, nandiyan po yung baka nandiyan ho yung mukha, no, itsura ninyo, no? Baka nandiyan ho yung nandiyan kayo sa performance na yan. At ito po yung pagdalo ng mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Gloria Macapagal Arroyo, sa pinakaunang Philippine-Spanish Friendship Day sa Baler. 2003. June 30, 2003. So yan po yung mga larawan na yan. Okay, ito, papasukan ko ng kaunting personal na kwento. Noong 2005, ito po yung, kung 2003, 2004, 2005, yung third Philippine-Spanish Friendship Day, ako po ay nakasama ng UP Departamento ng Kasaysayan at ako po yung isa sa mga MC. No? Dahil ako'y bago noon sa UP Department of History, ako po'y nagturo doon ng 3 taon. Ako po'y lecturer pa lang noon, hindi pa ako instructor.
part-time lecturer, eh, ako po yung nag-host ng third conference workshop ng Philippine Spanish Friendship Day. Sa 2005, Aurora State College of Technology. No? Actually, maganda yung alaala ko ng inyong campus diyan. Napakaganda ng Baler, no? And dito po yung conference na yon, third conference po yan. And the next year, ako po'y bumalik. And that was my last visit. Yung Fourth Philippine Spanish Friendship Day, no? Sa na ano no na isa ring conference doon sa ano diyan sa Aurora State University, Aurora State College of Technology, no? Bumalik kami diyan. At ako naman ay naging speaker na tungkol sa Tarlac, kasaysayan ng Tarlac at yung papel niya doon sa Siege of Baler bilang doon po pinaproklama yung pagiging kaibigan natin ng mga Los Ultimos de Pilipinas. So, Philippine-Spanish Friendship Day. Bakit nagkaroon daw ng ganun? Siyempre, kasi may Philippine-American Friendship Day, July 4. Oh? Tapos ang nangyari pa, parang firming, bakit yung mga Amerikano sinakop din naman tayo? Bakit yung mga Amerikano nagmalupit din naman sa atin nung Philippine-American War? Pero bakit ganun? Bakit yung mga Espanyol, parang bakit yung mga Amerikano may friendship tayo at naalala natin ang pamana nilang edukasyon? Or public school education, I mean. Diba yung bakit naalala yung pamana daw nila na pamahalaan, na demokratiko? So bakit yung mga Espanyol, sinasabi nila, oo, may nangyaring malulungkot na pangyayari, pero wala ba tayong naging ugnayang maganda? Diba? So, nagahanap ngayon ng date at nahanap nga yung Siege of Baler. Ito yung magandang tagpo ng ating kasaysayan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Kaya nagkaroon ng Philippine-Spanish Friendship Day. Diba? At sa mga araw na yon, ito po, 1997 yata ito kung di ako nagkakamali. Oh, hindi, 2004 ito. Ano, no, 2005. Ito po yung nagkaroon kami ng pagbisita sa isang Moro Watchtower. Kasi yung mga Moro pala ay inaabangan nila sa Baler na kung sila'y mga ngayaw, no, yung mga taga Mindanao noong unang panahon. So, yan ay ni-renovate, binuksan at ito po. Kasama ko po si Senator Angara, kasama yung mga kaguro natin sa Departamento ng Kasaysayan tulad ni Dr. Jaime Veneracion. Nandun po yung namayapang head ng Publications and Research Division ng NHI dati, no, na si Sir Ray Paular, Regino Paular, at nandyan yung ano, no, si Senator Angara at ako, nakikita niyo ako doon. Nandun po ako. Okay. So, ayan, no? Now, magandang alaala ko sa mga Baler. At itong Philippine-Spanish Friendship Day, ito po ay isang paraan para mapag-usapan natin hindi lang yung mga masasamang nangyari sa panahon ng Espanyol na totoong meron. Huwag po natin i-deny yun. Ayokong gamitin ng Philippine-Spanish Friendship Day para linisin yung mga masasamang nangyari sa ilalim ng kolonyalismo na i-justify yung kolonyalismo. Pero, marami po tayong pwedeng makita rin na ugnayan natin kasama ng mga Espanyol. So, ito po ang ating ipapakita sa inyo. Courtesy of Hispano-Filipino Heritage Facebook, kinuha po nila yung audio ng aking programang Showtime. At ito na po ay... sandali lang ha. Ito po ay aking ipapalabas na sana po maibigan po ninyo at mapanood ng maayos. So ito po yung mga, ano yung mga positibong pamana ng Espanya sa Pilipinas ayon kay Nick Joaquin. Ito yung tinatawag niyang 12 greatest events in Philippine history. Although hindi ganun ang itatitle ko dyan. 12 cultural exchanges of Filipinos from Spain. Ayan. So sige, ito po. Paano ba binago ng mga Espanyol sa mabuti ang ating buhay bilang isang bansa? Siyempre, dapat balansehin natin. Ayon kay Nick Joaquin, ang mga mabubuting pamanang ito ang tinawag niyang The 12 Greatest Events in Philippine History. Hindi rin basta-basta itong mga pamanang Espanyol sa Pilipinas. Ano-ano ang mga ito? Number 1, the introduction of the wheel. Bago ang mga Espanyol karagatan ang ating mundo, hindi natin kailangan ng gulong. Number 2, the introduction of the plow. Mas napadali ang ating pagsasaka. Number 3, the introduction of the road and bridge. Sa pagpapakilala...
Gulong. Ipinakilala din nila ang mga kalsada. Number 4, the introduction of new crops like corn, tobacco, kamote, coffee, cacao, beans, achuete, onion, potato, guava, papaya, pineapple, avocado, squash, lettuce, cucumber, cabbage, singkamas, and mani, etc. Wow! Parang bahay kubo lang. Number 5, the introduction of new livestock like the horse, the cow, the sheep, the turkey, the goose, etc. And of the carabao as draft animal. Number 6, the introduction of the fabrica or factory. Number 7, the introduction of paper and printing. At number 8, the introduction of the Roman alphabet. Inilimbag nila ang unang libro sa Pilipinas, ang Doktrina Kristiyana noong 1593. Tinuruan si Tomas Pimpin, ang pinakaunang Pilipinong tagapaglimbag at nagkaroon ng UST Press na unang palimbagan sa Pilipinas. Naging daan din ang paggawa ng mga diksyonaryo ng mga praile upang maipalaganap at maingatan ang iba't ibang mga wika sa Pilipinas. Number 9, the introduction of the calendar and clock. At ilan pang mga siyentipikong mga pamana tulad ng mga ospital ng San Juan de Dios at San Lazaro, ang ekspedisyon ni Dr. Francisco Javier de Balmis noong 1803 na nakapagpadala ng mga bakuna laban sa smallpox, dokumento ng mga plants and zombies, flowers sa flora de Filipinas ni Padre Manuel Blanco noong 1837, ang pagsusulong ng pananaliksik sa agham pampanahon o meteorology sa Pilipinas na sinimulan sa Observatorio de Manila ni na Padre Federico Faura at Padre Jose Alge, at ang mga paaralan tulad ng UST, Ateneo at Letran. Number 10, the introduction of the map and the charting of the Philippine shape. Number 11, the introduction of the arts of painting and architecture. Bagamat meron na tayong katutubo, syempre pinakilala nila ang European style ng sining visual, pag-awit ng harana, pasyon, korido, komedya, sarsuela, moro-moro, at ang pagsayaw ng mga hota. Ang arkitektura naman ng mga simbahan at ang bahay na bato at ang pelikula. Panghuli, number 12, the introduction of the guisado at iba pang mga pagkain, relleno, menudo, mechado, puchero, carne asada, tortilla de patatas, tortang carne, arroz a la cubana, arroz a la valencia, ensalada de lechuga, macaroni with chorizo, leche flan. Sige, magutom kayo. Siyempre, ano pa ba ang pamanang Espanyol kundi isang malaking piyesta. So yan mga kaibigan, yung mga kinikilala nating pamanang Espanyol. Not necessarily na wala tayo noon, pero ito yung naging parang exchange. Dahil sa 300 years na pakikipag-ugnayan natin sa mga Espanyol, eh nagkaroon tayo ng ganito kakulay na kultura. Kulturang isang piyesta. No? Na yan, tulad ng Katolisismo. Yan ay maraming webinar po na ako ay tinalakay ko po yan. Yan ay Pilipino na huyan, yung pista sa Nazareno, Pilipino na huyan sapagkat ihinalo natin yung ating kultura sa mga pamanang yan. Ganon din, yung arkitektura ng mga Espanyol, yan ay bahay kubo expression ng ating architecture na nagbago sa panahon ng Espanyol na hinalo yung kanilang impluwensya. Yung ano natin. So, and my discussion, mga kaibigan. Makikita natin na sa panahon ng pandemya, ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, hindi lamang sa Espanya, ay napakahalaga. Lalo na sa panahon ng pandemya, hindi po pwede na hindi ho tayo makikipag-ugnay ng mabuti sa ibang bansa. Tulad ng ipinakita natin na pakikipagkapwa-tao sa mga huling Espanyol na dumating sa na umalis sa Pilipinas, no? Huling mga Espanyol, at tulad ng pakikipagkapwa-tao na pinakita natin sa Armada de Maluco ni Magellan nung sila'y tumungo dito. Bahagi ng pakikipagkapwa natin ay ang ating pagbubukas ng ating sarili sa mundo. No? Sa panahon ng pandemya, hindi po pwedeng magsarili tayo. No? Yes, in the time of pandemic, borders are closing. And sometimes that is needed. Pero when we close borders, when we physically distance ourselves, no? We must socially have coherence and social solidarity. Among ourselves, bilang mga mamamayang Pilipino, tayo mismo, kaya nga yung social distancing, hindi tama yun eh. Physical distancing talaga yan.
We must be physically distant, but socially together. Bakit? Because in opening ourselves in the time of pandemic, opening information, opening science, exchange of ideas, exchange of wealth of knowledge now to cure the disease, to solve problems, we cannot close ourselves to the world. Kailangan po natin ang ibang bansa at kailangan tayo ng ibang bansa. Yan po sa palagay ko ang mas malaking mensahe ng Philippine-Spanish Friendship Day. Oo, kinikilala natin na may mga kalabisan na ginawa ang kolonyalismo sa atin ng mga Espanyol. Gayon din ang mga Amerikano, gayon din ang mga Hapones. Pero bagamat inaalala natin ang nakaraan, hindi dapat tayo mabuhay dito. Hindi dapat tayo manatili dito. Diba? Sa pag-aaral ng kasaysayan, sa pagkilala sa kasaysayan na nangyari, masama man o mabuti, ay tayo ay natututo na gumawa ng isang mas maginhawa at mas makatwirang bukas. Kasama na rin yan sa mga leksyon na dapat nating tinitignan sa panahon ng pandemya. Ano ba ang mga pagkakamali natin? Ano ba ang mga nagawa nating tama? At ano ba ang pwede nating makuha mula sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa? Nakita natin sa COVID-19 pandemic na ito na umigting ang pakikipag-ugnayan ng buong mundo sa isa't isa. At napakaganda po niyan. Muli, ako man ay isang historiador. Ang aking mensahe sa lahat, huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Pero dalhin natin ang mga aral na ito sa kinabukasan. At tulad na sinabi ni God Dr. Jose Rizal, I enter the future bringing with me my past. And we use the past not to condemn, but to forge friendships within ourselves and to the world. Ang kailangan po natin ay gamitin ang nakaraan upang makipag-ugnay sa isa't isa at sa mga bansa sa buong mundo. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Hasta la vista, amigos. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Viva España! Let me introduce our next speaker. He served more than 20 years as a public servant, passed the California State Bar Examination on February 2004, and admitted to practice law and as a member of the California State Bar on the same year. Admitted to practice federal law in the United States Federal Court Eastern, Southern, and Central Districts of California. Admitted as a member of the American Bar Association in 2004. He finished Bachelor of Science in Legal Management at Ateneo de Manila University and completed Juris Doctor at Ateneo Law School. Conferred a doctorate degree in public administration honoris causa by the Polytechnic University of the Philippines on April 2015. He was featured by the Philippine Star as one of the most accomplished and notable Filipinos who best represent the state of the Filipinos today. He is a former part-time lecturer at the graduate program of the University of the Philippines National College of Public Administration and Governance and at the Polytechnic University of the Philippines Master in Educational Management and Doctor in Educational Management. Ladies and gentlemen, to discuss facts and insights on the Siege of Baler and Philippine Spanish Friendship Day,
Let us have our Undersecretary in DepEd's Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service, Undersecretary Tonicito MC Umali S. Hello po, magandang magandang sa ating lahat. Siguro dahil malalim na po yung diskusyon ng ating Professor Chow Chua tungkol sa ano po ba yung mga pangyayari bago po nangyari yung Siege of Baler. I'll just focus on some insights and then we proceed immediately to the question and answer portion because we may want to hear the thoughts of our Professor Chua on the significance of the event and some of the specific details. Public Act number 9187 declaring June 30 of the year as Philippine-Spanish Friendship Day. Nilagdaan po ito ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong February 5, 2003. At ito po kasi yung araw din when, as stated under Section 1 of the law, President Emilio Aguinaldo commended the besieged Spanish soldiers in the Church of Baler for their loyalty and gallantry. To mark this momentous occasion, kaya po ito'y dineklara po natin itong panahon naman na ito sa kasalukuyan, panahon po ng sa Section 2 as Philippine-Spanish Friendship Day to commemorate the cultural and historical ties, friendship, and cooperation between the Philippines and Spain. Pero ito po yung araw naman din nung June 30, I am okay to be corrected by our historian, 1898, when 800 Filipino troops under Teodorico Luna attack yung garrison at bumagsak po ito at nagpunta nga po sa simbahan yung puwersa ng mga Kastila. Yan po yung araw ng pag-atake dahil yung after a year, kinuwento po siguro ni Chow Chua, ano po yung nangyari? Paano po talagang nanindigan yung mga kawal ng Espanya na natira sa loob ng simbahan? Paano po natin ginutom at in some way, kinapoy. At may mga nagpapaliwanag sa kanila na natapos na ang gera at ayaw pa rin pong maniwala ni Martin Cerezo sa kabila ng mga pagkukumbinsi sa kanya, nabanggit po yan ni Chow Chua, hanggang June 2, 1899, siya po'y sumuko the following year sa mga Filipino. So June 2 po sumuko. So sinasabi ko lang po yung June 30, kung a total of 337 days na nakita ko po dun sa slide, sila po'y they hold up in the church. Isipin po natin ngayon, ito po siguro yung gusto ko na lang sabihin sa ating mga anak. Ano po ba yung nangyari mula po noong June 12, 1898, dineklara po ang kalayaan ng Filipinas. Tapos sa bahagi ng Baler, June 30. Puwersa nga ni... Inatake po. At bumagsak nga itong puwersa. Nagpunta po sila dito sa simbahan ng Baler. At pagkatapos po noon, gusto ko pong maisip ninyo, di nandun po sila, mga anak. They really tried their best to fight back. And by the way, several Filipinos also died. Marami rin pong mga namatay dahil sa pamamaril mula po sa loob ng
simbahan ng pwersang Espanyol. Ano po yung nangyari mula po noon? Kasi isipin niyo ha, yung noong December 21, 1898, nagkaroon na po ng proklamasyon si President William McKinley, yung tinatawag na Benevolent Assimilation. Prior to that, November 10, Treaty of Paris, ito nga po yung sinasabi na parang binenta po tayo sa halagang $20 million sa bansang Amerika ng Spain, at nalagdaan po ito where Spain ceded for the sum of $20 million under Article 3 of that December 10, 1898 Treaty of Paris. Lahat po ito nangyayari na. Siguro magandang isipin na tatanungin natin kay Chow Chua, paano po nangyari ito? February 4, 1899, yung tinatawag na first shot at official start of the Philippine-American War, 1899. Kaya nandun sa Baler. Nandun pa rin ang pwersang Pilipino, inaabangan. At ibig sabihin ng mga Amerikano, maski pinasok na po tayo at ninakaw yung ating kalayaan na ating dineklara noong June 12, doon po pala sa Baler ay effectively control pa po natin. Meron po ako mga impormasyon dito, mga nababasa, pero gusto nating makausap mamaya si Professor Chow Chua kung ano po ba yung konteksto at paano po ba nangyayari ito sa Baler, June 2, 1899, saka lamang po sumuko si Martin Cerezo sa puwersa ng ating mga Filipino na nandoon po. Ano po ba yung nangyayari? At mayroon pang mga pahayag pagkatapos po noon si General Emilio Aguinaldo that they should not be treated as prisoners of war, as friends, in relation to what is going on in the whole country. We want to hear our Professor Chua on this. Gusto ko rin pong sabihin, sige, skip mo na lang yung slides natin, please, na ito po'y isang malaking bahagi ng kasaysayan po sa bansang Espanya. At sa katunayan nga po, nakausap ko po yung ating consul sa Madrid. At kinukwento po nila ito pong tinatawag nating Baler Siege. Pero sa kanila, this was depicted in a 1945 Spanish film, Los Últimos de Filipinas, and another maybe remake of this film in 2016, Our Last Men in the Philippines. Talagang mabigat sa loob ng mga Espanyol po itong araw pong ito eh. And at ito'y tinitingnan nila, samantayan tayo, Filipino Spanish Friendship Day. Sa kanila, ito po'y pagkatalo po ng kanilang puwersa at tingin po sa atin ay mga bandidong inatake ang bansang Espanya. So magandang mapag-usapan din po ito at siguro ay gusto rin po natin na mapag-usapan mamaya with Professor Chow Chua, ano po ba? Bakit natin dapat gunitain? Ano po ba ang araw na ito bilang Philippine-Spanish Friendship Day? Ano po ba ang mga impluensya na naibigay po sa atin, sa ating pamumuhay, bukod sa rehilyon? Kitang-kita po ninyo, pag tayo, yung ating mga tradisyon at mga kagawian, yung konsepto po ng fiesta, yung konsepto po ng pagbibigay pugay sa mga imahe or images of saints. Lahat po yan, kung paano nakita nyo po ang mga simbahan natin, ang ating mga salita, ano po ba yung mga kostumbre na atin pong nakuha sa bansang Espanya. Napakalalim po, napakalalim sa totoo.
lamang ng epekto ng impluwensya ng bansang Espanya. Alam po natin lahat yan. Mula po sa pangalan ng ibinigay sa atin nung tayo po'y di umano'y na-discovery at binigyan ng pangalan ni Ruy Lopez de Villalobos na Las Islas Filipinas. Lahat po yan, lahat po yan. Makikita po ninyo, ano po tayo ngayon pong ika-limang daang taon na ating pong pinagdiriwang, hindi lamang po yung circumnavigation of the world, Battle of Mactan, Kristyanismo sa Pilipinas, lahat po yan, lahat po yan. Sana'y makita po natin ngayong araw na ito habang atin pong pinagdiriwang yung atin pong tinatawag ngayong Philippine-Spanish Friendship Day. Siguro, I'll leave my lecture at that and I look forward to the next part where we will engage Professor Chow Chua on the specific details on the Baler Siege. Maraming pong salamat. Yun na lamang po. Mabuhay po kayong lahat. Hello po. Hindi ko naririnig yung monitor, ha? How can we proceed? I don't know if they can even hear me. Viewers. Ladies and gentlemen, let us give way for the round table discussion. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Ruel. Bago po tayo magtungo sa malayang talakayan o magbigay ng mga katanungan bilang paglilinaw sa mga paksang tinalakay, pasalamatan po muna natin sina Undersecretary Tonisito Umali at Professor Xiao Chua para sa komprehensibong pagbabahagi ng paksang may kinalaman sa komemorasyon ng 122nd anibersaryo ng Siege of Baler at 19th na pagdiriwang ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya. Ito po ay tiyak na makatutulong sa ating mga guro sa paglinang at pagtuturo ng sensitibong paksa. Ito po ay magsisilbing gatong upang magpatuloy ang apoy ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya na nabuo sa panahon ng digmaan. Pasalamatan din po natin ang ating kalihim Leonor Magtolis Briones sa pagbibigay ng pagkakataong magdaos ng ganitong gawain. Ito po ay isang patunay na hindi mapipigil ng pandemyang ating nararanasan na ipagpatuloy ang edukasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga guro at mga mag-aaral saan mang sulok ng bansa. Bilang panimula po sa ating malayang talakayan, ay kumuha po kami ng mga tanong sa ating online viewers. Ang tanong ay mula po sa guro ng Araling Panlipunan ng Aurora National Science High School, SDO Aurora, Region 3. At ito po ang kanyang tanong. Ito po ang unang tanong. At ito po ay naka-address kay Professor Chow Chua. Aniya, meron po tayong iba't ibang mga republikang naitatag. Sa kasalukuyan nga po ay nasa ikalimang republika na po tayo. Ang pagtatatag po ba ng iba't ibang republika ay nakatulong sa konkretong tagumpay para sa ating bansa? Tandaan natin na kung anumang republika ang mga naitatag, at actually alam ni Sir Tony ito, may mga iba pang hindi kasali dyan sa limang republika na tinutukoy mo eh. Kasi di ba mayroong republika ng Biak na Bato, may republika ng Kakarong de Sile,
Lahat yan nasa ano yan, nasa Bulacan yan. Iba pa yung Republika ng Malolos o Republika Pilipinas sa Malolos. And then of course nandiyan yung second. Para may konteksto tayo kasi nagtanong ka ng limang republika. Kailangan banggitin natin yan. Nandiyan yung unang republika sa Malolos, nandiyan yung ikalawang republika sa ilalim ni Jose Potasio Laurel, 'di ba, noong panahon ng Hapones. Ito yung dalawang ito ay parang bagamat sila ay republika at nire-recognize natin ngayon, noong mga panahon na yon, in a way, parang ano yan, hindi sila totally, actually, yung kay Laurel, de facto. Kasi mayroong Commonwealth government noon. And then, of course, nandiyan yung Republika ng Pilipinas mula noong July 4, 1946. Diba? Na ito'y sinasabing natapos ng, nung itatag yung ika-apat na republika noong ininaugurate si Pangulong Marcos after martial law. So dahil, di ba, pinaklaman niya yung martial law, nagkaroon ng new society na bago na daw niya yung lipunan, kaya noong 1981, nandun na yung new republic. So, and then of course, yung ika-apat yun, yung ika-limang republika, ay matapos na buwagin ni Cory Aquino yung Republika ni Marcos, at after one year, nagkaroon ng tinatawag na 1987 Constitution kung saan ito nga yung nag-ooperate sa kasalukuyan. Although, ako, inilalamp ko lang yung tatlong republika na nahuli as the Third Republic from 1946, para madali, kasi isang buong ano lang naman yan eh. Kung ito'y nakatulong sa ating pag-unlad, maraming paraan para sagutin yan. Pero, bilang isang historiador, hindi natin mababago yung nakaraan eh. Ibig sabihin, parang ang tanong mo siguro, kung isang buong republika lang ba yon, mas umunlad ba tayo? Hindi natin masasabi kasi nangyari ang nangyari sa ating bayan. Nagkaroon ng mga digmaan, nagkaroon ng mga kaguluhan, nagkaroon ng mga political na mga pangyayari na kailangan magbago ang ating mga republika. Na kailangan at yung mga republikang naitatag ay batay doon sa panahon na naririyan. Kumbaga, ito'y ang bawat republika ay tumutugon sa hamon ng kanyang panahon. 'Di ba? Sa panahon ng rebolusyon, nandiyan yung republika ni Aguinaldo sa Malolos. Nandiyan din yung republika ng Cory Aquino administration 1987, sapagkat ito'y tumugon naman doon sa problema ng pagkakaroon ng diktadura at kawalan ng human rights doon sa nagdaang administrasyon. So, yan ang ano natin. Now, of course, may mga usap-usapan tungkol sa charter change at kung maaaring magbago yung ating sistema. Baka nga hindi na tayo republika. Baka nga sabi nila, paging parliamentaryo tayo o maging federal. No? Ano man, bahagi yan ng ating kasaysayan na ano yun, kumbaga kasama sa proseso ng ating pag-unlad na hindi maihahalis sa atin. So kung umunlad ba dahil sa iba't ibang republika, sa palagay ko naman oo. No? Pero it remains to be seen kung magiging ganap yung sinatawag natin na tagumpay. Ng pag-unlad, ganap yung tagumpay na yan at pag-unlad kung matututo tayo sa aral ng kasaysayan, lalo na sa pagpili ng ating mga leader. No? Kaya mahalaga po, paano natin babaguhin ang ating bayan? Paano natin gagawing ganap yung kaunlaran? Eh dapat po, bumoto tayo. Pero bago kayo bumoto, magparehistro muna kayo. Diba? At huwag nyo nang hintayin yung deadline. Malapit na po yan. Ay, pumunta na ho kayo sa COMELEC at kayo po'y magpa-appointment na ho sa online, pero pumunta ho kayo sa malapit na COMELEC. Kung hindi pa kayo registrado, magparehistro muna kayo. At dyan po'y makakatulong tayo. Dyan sa tinatanong ninyo, kung makakatulong ba yung mga republika na yan. O, nasa sa atin po yun. Sa ating pagpili. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Professor Chow Chua. Teka lang po. E paano, Professor Chow, yung deklarasyon ng Tagalog Republic? Kung idadagdag mo ba yun? Pakinggan lang natin si Professor Chow Chua. Kung i-consider nating isa ring republika yun, Professor. Yung Tagalog Republic po, Sir Yusek, yan po yung ano, no? Di ba sabi nila, lima lang yung republika ang kinikilala natin sa formal na kasaysayan. Pero mayroon tayong tinatawag na de facto
governments, de facto republic. Ito po yung mga republika na bagamat hindi formal na kinikilala ng ating National Historical Commission of the Philippines at ng ating presidential history, ay may tuturing ng mga pamahalaan. At actually, hindi iisa ito. So, yung bagamat hindi republika, nandyan yung Haring Bayang Katagalogan ni Andres Bonifacio, nabanggit nga natin yung mismong republika ng Biak na Bato ni Aguinaldo na nagtagal ng isang buwan, nandyan yung republika ng Kakarong de Sile na dineklara ni Eusebio Maestro Sebio, no? At nandyan yung republika na, ganda nga, nakalimutan ko nga yan, Yusek, ikaw lang ang nagpaalala ulit, yung Tagalog Republic o Republika ng Katagalugan ni Macario Sacay. So may iba pa yun, ha? Sa Haring Bayang Katagalugan ni Andres Bonifacio at yung Republika ng Katagalugan. Now, kung bibilangin mo pa yung sa Negros, nandyan yung, ano, yung hindi nag-submit sa Malolos Republic yun, eh, yung gobyerno Cantonal de Negros. Isa na namang ano yun, isa na namang gobyerno din yun. Diba? So, kung tutusin, napakaraming naging mga pamahalaan na mga gobyerno o republika ang ating kasaysayan. Now, of course, tulad nga, no, siguro, hindi masyadong related sa topic natin na Philippine-Spanish Friendship Day yung tanong, pero siguro mapapaisip ka rin na yung kasaysayan, talagang ano eh, yung siguro, kung may kukonekta ko dun sa nangyari sa atin sa Spanish period, eh dahil tayo ay winatakwatak ng kolonyalismo, divide and rule, may mga tao na hindi nag-submit agad doon sa Republika ng Malolos. Kaya nagtayo ng sariling pamahalaan. Dahil sa regional na pagtingin doon sa kung paano ba tatapusin ang kolonyalismo. Ipagpaubanin po ninyo, ha, doon sa dalawa nating MCs, ha, kasi related ito doon sa katanungan naman, eh. Ano ba yung in so many words ang significance ng iba't ibang republikang na itatag. So sabi nga ni Professor Chua, mahalagang tukuyin natin ano-ano ba itong mga republikang ito. Papalalimin lang ng bahagya ni Professor Chow, parang yung unang republika na tinutukoy niyo o pamahalaang na itatag ay yung pamahalaang katipunan ni God Andres Bonifacio. Tama po ba yun? Doon po sa lahat ng mga binanggit nyo. Yes, nauna yun. Although debatable kasi nga, yung republika ay isang forma na very specific na siya ay isang republika. May konstitusyon, no? Eh, ito ay hindi pa natin nahahanap doon sa gobyernong katipunan. Ano so, yung tumatay yung ano? Na nag-ano yun, nag-function yun bilang isang pamahalaan, nagkaroon ng mga sertipiko, nagkaroon ng mga alituntunin, ng mga utos, atas, mga... May gabinete ba si Andres Bonifacio noon na may tuturing Professor Chow? Nagkaroon po ng mga iba't ibang sangay, no, na may ministro, meron silang ano, no, yung tinatawag na Kapitan General, yung anong tawag doon, yung parang si Emilio Jacinto yung naging head of the army. Yeah. No? At si Emilio Jacinto yung tinutukoy na ano, di ba, utak ng katipunan. Yung siya po siguro nagagabay kay God Andres Bonifacio po natin. Pero pero kung ganoon po, ano po yung parang tumatay yung saligang batas? Ang tumatay yung, actually, yung kartilya, sinasabi ko na yung kartilya daw ng katipunan ni Emilio Jacinto. Pero hindi ho ako naniniwala doon. Kasi may mga naunang dokumento ang katipunan na malasaligang batas. 1892 okay. Pa lang. Okay. So maaaring ang nangyari dito ay hindi natin panahahanap yung kopya nung tinatawag natin na saligang batas ng katipunan. Maaaring hindi natin nakikita pa yung kopya niyan o kung meron man, no? Pero that said, kumbaga ay may sistema ng pamahalaan, may parang tinatawag na structure na lumitaw okay. Itong gobyerno ng Haring Bayang Katagalugan. So pagkakaunawan niyo Professor Chihuahua, kasi mahalaga po ito eh. At lalo na kahapon ay napag-usapan din po natin ay ang naiambag din ng isang bayani po ng ating bansang Pilipinas. Okay. Yung sinasabi niyo pong struktura, paano po yung sa ibaba? More or less, if you could just give us an idea, paano po yung struktura ng mga pamahalaang lokal na tinatawag po natin kung ngayon ay lalawigan, lungsod, munisipyo, barangay. Ano po ba yung forma nun? Maganda po yung katanungan nyo kasi sa sistemang katipunan, syempre ang mangyayari ho dyan,
ano sila eh, secret organization by August 1896. Now, pagdating bigla ng August 24, yeah, ito na yung nagdesisyon sila na lusubin ang Maynila. Nagtalaga ng mga general si Andres Bonifacio at tinatag yung pamahalaan. No? Kasi sinabi nila na ano, no, may pamahalang itinatag upang mamahala sa hukbo at mamahala sa bayan. Nakalagay yun sa dokumento na sinulat ni Mariano Alvarez. So, that said, makikita natin na mayroong executive, mayroong structure ng yung presidency ni Bonifacio, may president, may ang tawag kasi sa posisyon niya ay kataas-taasang pangulo. At mamaya maiintindihan natin kung bakit. Hindi actually supremo. Ang supremo ay isang informal na tawag sa kanya ng mga Spanish-speaking members of the Katipunan at ng mga Espanyol. Because that is the direct translation of kataas-taasan. So kataas-taasang pangulo. May kataas-taasang kalihim, kataas-taasang ang tawag doon, fiscal, no? At kataas-taasang ingat yaman. Something like that, ano? And itong mga executive committee na ito, ito po ay namamahala sa iba't ibang mga balangay. So, merong tinatawag na sanggunian, I mean, sanggunian. Sanggunian bayan at sanggunian balangay. So yung sanggunian bayan, ito po ay same ang structure, may pangulo, may kalihim, may piskal, no, yung executive committee, yun yung kataas-taasang sanggunian. So kaya kataas-taasang pangulo kasi pangulo din yung nasa lokal. At sa ilalim ng sanggunian bayan ay ang sanggunian balangay. Yeah. Oh? Yung parang pangulo sa lokal na level. Correct. Ay parang yan ang mga mayors at governors po natin. Tama. At ano, barangay captain. At so, meron tayong natukoy. I mean, nung panahon na yon. Katulad din po nung panahon ng gobyerno na itatag po ng ating General Emilio Aguinaldo, meron din kinikilala na struktura sa baba na kinikilalang parang yung equivalent nga ng mayor, pero ang tawag nga rin ay pangulo nga lamang. Nakakatuwa yan kasi yung sanggunian sa Cavite na pinamumunuan ng sanggunian bayan ng magdiwang, ang pinaka-governor nila sa Cavite ay si Mariano Alvarez. Ang problema, nagkaroon ng malaking power shift dyan sapagkat ang magdalo, bagamat sumusunod sa strukturang Katipunan, ay kumuha ng mga miyembro pero hindi nila itinuturing ang sarili na Katipunan. So kumbaga, dahil bumubuo ng pamahalaan si Emilio Aguinaldo para lumakas yung kanyang puwersa, bagamat nagsusubmit pa siya sa Katipunan government, eh lumaki ngayon yung kanyang kasapian na hindi naman pumasok dun sa ritual ng Katipunan. Kasi kung ikaw ay isang kaibigan ni Aguinaldo, asendero ka, gagawin ka na niyang general, at yung mga kasama mo, yung mga farmers mo, yun na yung tao mo. Di ba? So mahalagang usapin yun kasi gusto rin makalaya ng mga kabitenyo ng elite sa mga Espanyol na nag-a-under sa kanila kahit napakayaman nila. Di ba? So may interest sila doon. And gusto rin nila siyempre maglingkod sa bayan. So, ang nangyari dito ay nagkaroon ng malaking problema sapagkat nung si Bonifacio ay tumungo sa Cavite, akala niya ay re-respetuhin yung kanyang autoridad doon dahil siya ang pangulo ng Katipunan ng Magdalo at Magdiwang. Subalit, lumalakas na nga itong Magdalo. At hindi niya napigilan at hindi niya nakita yung paglakas nito na hindi nagsasubmit sa kanya yung mga leader ng mga ito. So, yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakahidwaan and eventually inayos ito doon sa tinatawag na Tejeros Convention na na-etsapwera na nung mga puwersang ito, si Andres Bonifacio. Na kung saan siya po'y na italagang kalihim ng interior. Tama po ba? At tumayo ang isang Daniel Tirona na nagsabi na hindi ka karapat dapat dyan dahil yan ay dapat para lamang sa isang abogado. Diba may mga ganong eksena yan? Tama po. At nakakalungkot na pangyari sapagkat kung hindi sana ininsulto ang pagkataon ni Andres Bonifacio, na binigyan na nga ng isang mababang posisyon pero tinanggap niya ito. Hindi natin alam kung ano ang naging takbo ng ating kasaysayan. Pero
yan na ho'y nangyari, nangyari, nangyari. So, wala na tayong magagawa dyan. Subalit, ang, siguro, matuto tayo dyan sa pagkakahidwaan natin na parang yan ang tendensiya nating maghidwaan tayo mismo sa kabila ng isang malaking kalaban o sa harap ng isang malaking kalaban, tayo-tayo ang nag-aaway. Kailangan matuto tayo dyan. Pero wag din nating isawalang bahala na matapos na mangyari ang mga trahedyang ito, eh, kilalanin natin na nagwagi tayo laban sa mga Espanyol. Nagwagi tayo sa kawit. Nagwagi lalo tayo sa baler. At ang kahalagahan po ng pag-uusap po natin ito, ma'am, sir, mga anak, ay maunawaan natin yung mga narrative accounts tungkol po dito sa mga mahalagang pangyayaring ito, at maging mapanuri po tayo, maging analytical po tayo at ang mahalaga ay parati po tayo nagbabasa. Tulad ng, bago nyo basahin please yung sunod na katanungan ha, Siege of Baler, June 30, that was actually the time when the Filipino forces attacked the Spanish soldiers. Tama po ba? Itong June 30, 1898, kung paano? Pamumuno po ni Colonel Simon Texon. Sino po ba talaga ang namumuno? Si Chodorico Luna o si Simon Texon? Okay po. Para humaliwanag po yung ating ano, no? Actually, yung atin pong pangyayaring ito, yung paglusob, unang paglusob, ay nangyari po ng June 28. Okay. No, tinitingnan ko ngayon yung ating ano, no? June 28. Opo. June 28 po. Yan. Oo. June 28, tapos 1898 po yan, and then natapos po siya ng June 2, 1899. Correct. Ngayon, ang nangyari ko sa kanila, tinrato sila ng maayos, binigyan ng magandang pagtrato, tinawag na kaibigan, inuwi ho sila sa Tarlac. Doon sa amin. Bago po ituloy yan, Professor, bakit June 30 yung Philippine-Spanish Friendship Day? Ay, ito po. Papakita ko sa inyo yung... Hindi lang kita ko kanina, pero maganda palalimin mo. Opo. Kasi po, yung nangyari po dyan, mga ano, ma'am, sir, ano, ay... nagkaroon tayo nung tinatawag na dekreto si Aguinaldo. So nung umuwi itong mga nung pumunta sa Tarlac itong mga taong ito, no, itong mga Spaniards, itong mga huling nasa Baler to. Ay tinanggap ni Emilio Aguinaldo at nagkaroon ng dekreto, no, si Aguinaldo ng June 30. So yung pagpirma ng yun naging batayan natin ng Pilispano Friendship Day. Ay yung pagpirma ko, ayan, Dado en Tarlac at 30 de Junio de 1899. O yun. So el presidente de la Republica Emilio Aguinaldo, el secretario, secretario de Guerra Ambrosio Flores. So yun po yung naging basis ng ating ano. So kaya nga actually, yung mga ating mga kababayan sa Tarlac, no, kahit na lagi tayong pinapaalalahanan ni Kong Lino Dizon, na historia ng Tarlac at NHCP Commissioner ngayon, Tarlac, gising-gising tayo. Yung Baler na kinabang na sa ano, history dahil pinaalalahanan ng ano ng Siege of Baler, eh tayo sa atin galing yung ano, dekreto, pero hindi natin inaalala yung Philippine-Spanish Friendship Day na yan. Hindi natin yan, wala tayong masyadong program. Eh ito'y world, ano, kilala to sa Espanya, international community. June 30th, 1899. Yes. Yeah, at yan po 'yung naging nakapalo po sa batas na dinideklara nga po na June 30 ay Phil Spanish Friendship Day sa Section 1 ng RA 9187. Nabanggit po 'yan 'yung binabanggit ni Professor Chua. Yung next question nga po, bago pa ako magtanong uli kay Professor Chua natin, please. Go ahead po. Maraming salamat po sa napakabusog ng mga impormasyon. Alam ko po na ito po ay makakatulong sa ating mga mag-aaral at mga guro para sa kanilang pagtuturo at pag-aaral ng Araling Panlipunan.
Sir Rowell, meron ka bang naisabihin? May bahagi ko lang po ang aking personal insight. Ano po? Ang kasaysayan sa isang pagtingin ay kasaysayan ng pagbuo at pagangat ng mga nasyon sa tugatog at kadakilaan. At dumadating din sa kanyang pagbagsak o yung tinatawag nating political decay. So sa ganitong konsepto, may bahagi ko lang nabuo ang sibilisasyong Romano. Sa ika nga, Rome was not built overnight. Dumaan din po ito sa proseso ng pag-angat at pagbagsak bago nakamit ang kanyang kadakilaan. So naniniwala ako na ang mga republikang ito ay nakatulong sa konkretong tagumpay para sa ating bansa. Matuto tayo sa ating karanasan, learn from the past, from its lessons that we may not commit the same mistakes again, and in that way, we can take advantage of the lessons for our country to move forward. Narito naman po ang kasunod na katanungan. Sa kabila po ng sakit at mapapait na karanasang dulot ng kolonyalismo, bakit lumawig pa rin po ang pagkakaibigang Pilipinas at Espanya? Magandang katanungan yan. Ano? Kasi alam natin na siniraan din, bagamat, okay, sinasabi natin, totoo naman talagang may paghihirap na nangyari, may mga pangit na nangyari sa panahon ng kolonyalismo. At ito'y pinaiting ng mga sulatin ni Jose Rizal. Kasi pinag-aalan natin yan sa klase. Yung No Limit Tangere at El Filibusterismo, na-highlight yung mga Padre Damaso, yung mga Alperez, yung mga Doña Consolacion, yung mga Doña Victorina, di ba? Pero, alam nyo, I have to say this, ano? Noong nag-adjust ang Spain, dun sa pagwawakas ng galleon trade at inalaw yung foreign trade to happen in the Philippines, you know, even the Philippine Revolution, ito sinasabi ng mga economic historians, hindi mahirap ang mga Pilipino noong pagtatapos ng Spanish Empire o dito sa Pilipinas. Bakit? May trend. Oh? Si Sisa, kahit tingnan mo si Sisa, dun sa No Limit Tangere, kahit siya yung bahay, ang bahay niya ay kubo, basically, ano niya yun? Lupa niya yun. Oh? Yung mga tao sa Tondo, may mga ano, sina Andres Bonifacio sa Binondo, may mga bahay sila na sarili ang lupa. At ito'y binili nga ng Espanyol sa kanila dahil tinatayo yung trend. So, kung tutusin, at the twilight of the Spanish Empire, hindi napakahirap ng kalagayan ng mga Pilipino in an economic and financial sense. Ang malaking problema ng mga Pilipino ay kahit na kami ay umangat, hindi pantay-pantay ang tingin sa atin. So, pero eto pang nangyari. Di nagkaroon ng Philippine Revolution. In-overthrow natin sila. Di ba? And in fact, nakakatawa nga dahil kahit Philippine Revolution at Philippine-American War, ang mga trend gumagana. Ganon katindi. Ibig sabihin, continuous yung economic community, yung kahit revolution, continuous yung economic activity ng mga tao dito sa Maynila at sa Central Luzon. Ganon katindi. Nagbabarilan yung mga tropang Amerika. Tuloy-tuloy lang yung negosyo. No? And, eto na. Pagdating ng mga Americans, dahil gusto nilang magpabango, tandaan nyo, 200,000 Filipinos were killed during the Philippine-American War. 200,000. Hindi natin naalala yan. Bakit? Ang in-highlight ng mga Amerikano, binigyan namin kayo ng public school system. Itong mga Espanyol, walang naidulot sa inyo. So, ang tawag ng mga Kastila dyan, yung leyenda negra. Leyenda negra o yung black legend na parang ang dating, lahat ng ginawa ng Espanya ay pangit. So kaya napakasama nung gayon, nung naging reputasyon natin o yung nang reputasyon ng mga Espanyol sa atin. O kaya yan ang inaano natin ngayon. Again, ayoko naman yung attitude ng iba na nililinis yung mga Espanyol at yung kolonyalismo kanilang ginawa na parang ang dating lahat ng ginawa nila dito ay tama. No. XXX. Pero hindi naman din masama na kilalanin natin kung may kontribusyon ang mga Espanyol sa Pilipinas, lalo na sa pagpapaunlad ng ating kultura. Not pagpapaunlad na dahil naging mas maunlad noon, pero in a way, naging
makulay dahil humalo. Whatever it is na kulturang Pilipino ngayon, ay bahagi niya yung historical na proseso ng pakikipag-ugnayan natin sa ibang kultura, kasama ng mga Tsino, kasama ng mga Amerikano, kasama ng mga Pones, at marami pang ibang mga lahi, tulad din ng mga Arabe, sa pamamagitan ng mga Muslim mula sa Malay, Indonesia. So, yan lahat yung kulturang Pilipino. Kung ano man tayo ngayon, walang purong kulturang Pilipino na nasasabi mo bumalik tayo doon. So, kinikilala natin yung ganoong kontribusyon ng Espanya, bagamat natututo tayo na hindi magandang mang-api ng ibang lahi na ipapasailalim mo sa iyong pamamahala ang ibang mamamayan. Ayun. Sana nasagot, sana tama yung pagkakaalala ko dun sa tanong. No? Maraming salamat po, Professor Chua. Alam niyo po, maging hanggang sa kasalukuyan ay nakatatak sa puso at isipan na marami sa aming mga Barreños na ang Kastila ay aming kaibigan. Bilang epekto, maraming turistang dayuhan ang pabalik-balik sa aming lalawigan sapagkat sino mang tumungtong sa aming lalawigan o bayan ay madarama nila ang taos-pusong pagtanggap, ang pagturing sa kanila bilang kaibigan, kapatid at kapamilya. Sir Roel, mayroon ka bang idadagdag? Opo, lumawig ang pakikipagkaibigan dahil naniniwala akong ito mismo ang intensyon ng mga Pilipinong naging kabahagi ng kasaysayan ng paggugkob. Actually, they could have done something else or eventually kill all these Spaniards who were trapped inside the church. But sabi nga natin, kung ito ang tunay na intensyon ng mga Pilipino, this is a Filipino values that must be cherished. Narito naman po ang isa pang katanungan mula sa atin. Gusto lang ako idagdag po doon, ha, sir, ma'am. Okay po. Oo. Alam nyo, maganda yun, no? Yung officially, we really cherish this day as the day when we commemorate, in this case, pursuant to this law signed by former President Lore Macapagal Arroyo, Philippine-Spanish Friendship Day. Pero tulad na nabanggit ko po, bilang impormasyon po sa inyo, ito'y isang, may idea ka ba noon, Professor Chow, na marami pa rin mga Espanyol, I talked to the consul nga ng Madrid, and they told me na ito'y mabigat, at mas maganda nga, in fact, sabi nga sa akin, mas magandang mapalalim, magkaroon ng mas makahulugang diskusyon, dahil itong Siege of Baler na tinatawag, kung paano ang mga natirang Spanish forces na nag-retreat dito sa simbahan sa Baler, at yung tingin nila ay paano sila napahirapan ay mabigat sa kanilang sarili. Meron pong isang town, I'm telling you right now, I just would like everybody to be equipped with that kind of knowledge. It came from the consul, and then they were asking me, no, kaya pwedeng magawa kung sa DepEd baka pwede tayong magkaroon ng mga activities para ma-highlight yung pagkakaibigan kaysa sa itong pangyayaring ito. Professor Chow, meron ba kayong ganung impormasyon na nakukuha na sa bahagi ng Espanya, okay, the way they're looking at Siege of Baler is something really, in a way, you know, I'll just say it's really not something that sa the way we're now saying na ito'y mahalagang bagay ng ating kasaysayan, obviously because they lost, hindi po ba? At in the same way, sinasabi ko sa Balanginga Bells, hindi po ba? Tinitingnan natin kabayanin, pero sa pag pumunta ko kayo sa Amerika, the way in the museums there, you will see they call us bandits, mga malulupit na tao. Sa ano po yung pananaw niyo sa pananaw naman ng bansang Espanya? So, maganda pagkaibigan. Pero meron pa rin po. Tama po ba yun, Professor Chow? As related by a consul there? Limitado yung aking... Maganda na na-bring up nyo yan kasi limitado yung aking kaalaman dun sa pananaw na yan. At maganda nga na nalaman ko yan. Siguro, yan ay mas bagong mga pananaw ng mga taong hindi na ha-highlight sa kanila yung... kasi matagal na rin ito eh. Tandaan natin na this is I think the 19th or 18th Philippine-Spanish Friendship Day. Nung una ko kasi itong lumakas, itong Philippine-Spanish Friendship Day,
Actually, sabihin ko, no, meron hong mga taong dapat tayong pasalamatan dito sa Espanya. Sila yung mga adopted sons of Baler. At ito, laging kinekwento sa akin ni na Sir Jimmy Veneracion. Ang pangalan po ng tatlong ito ay si Ezequiel Sabarillo Salvilla. Sino po yan? Yan po isang Pilipinista sa Espanya na unang nag-research tungkol sa Siege of Baler noong 1985. So, yung mga Pilipino pumupunta sa Espanya, kilala po nila itong si Ezequiel Sabarillo. At ang nangyari po ay nakipag-ugnayan siya na, oh, may ganitong kwento ang Baler na hindi alam ng Even in Baler na dapat ay alam yung mga Pilipino. So, siya mismo. At ito hinighlight nila itong kwentong ito, including with si Jose Ignacio Bidon, isang practitioner and professor of law in Sevilla, who promoted a football cooperation program between Andalusia and the Philippine Football Federation. And another person is a friend of mine in Twitter, very good friend. He is Jose Angel Valbuena Garcia, who wrote and directed a TV historical documentary, Los Hijos de Baler. And because of this, nagkaroon ng awareness sa Spain about what happened in Baler in around the 1990s and the year 2000s. So, ito na yung nangyari ngayon. Doon na push yung Pilspano nung panahon ni Sir Ed Angara. No? And ang nakakatuwa dyan ay, I think there was even a time na may isinoling bell, no, from Tubaler. Naku, hindi ko alam masyado yung tinatawag natin na mga detalye. Pero eventually, of course, dahil ginawa ito ni Pangulong Gloria Arroyo, itong Philippine-Spanish Friendship Day, siya'y naanyayahan ng hari ng Espanya na tumungo sa state visit sa Spain. At talagang winelcome nila si President Arroyo. And si President Arroyo, marunong mag-Spanish yun. E kaya nung nandun siya sa Espanya, eh talaga nag-Spanish talaga siya. No, at talagang kinabiliban siya ng mga tao. Mahal na mahal siya doon sa Espanya dahil pinromote niya talaga yung Philippine-Spanish relations. Yeah. So, yun po yung sinabi natin. Oh, now, yung second, no, feeling ko, baka nag-simmer down yung ganyang pananaw. Kasi syempre, matagal na rin ito. At baka hindi na pa-follow up na pag-uusapan sa Espanya. And even here in the Philippines, after nung film ni Mark Maley, parang wala na tayong masyadong follow-up. No? May mga nagsisikap tulad ni Jaime Veneracion na magkaroon ng Baler Heroes Trek from San Miguel to Baler every year. Pero ano, yun na nga, maraming mga bagay pa na dapat na ayusin. So, tama kayo, Yusek, baka may maitulong ang DepEd. At ito, malaking step tong ginagawa nyo ngayon na nagkaroon tayo ng ganitong program. Oh yeah. Diba? Yes, Professor. In fact, next year, Romy and our EPS family and our police, our schools division office of Aurora, na andan yung imbitahan natin si, kung siya pa rin ng Consul General, Adrian Cruz. Malaman natin sa bahaging yun ng Espanya, paano naman ito ginugunita sa kanila. Napakaganda na imbitahin natin siya. Bago po uli yung susunod na katanungan, mahalaga po ito. Kailangan lubos natin ang maunawaan. Tulad ng nabanggit ko po kanina, Treaty of Paris. Hindi po ba? 1898. First shot, February 4, 1899. Ito pong Siege of Baler, sabi niyo po, June 28, 1898. Sumuko, June 2, 1899. Ibalik niyo nga po kami sa kasaysayan. Ano po ba yung itsura? Ano na po ba yung nangyayari nung mga panahon na yon na dapat nga po ay sa halagang 20 milyong piso binayad supposedly ng bansang Amerika. Dolyar, hindi pala piso. Tama po ba? Amerika sa Spain. Yeah. Yeah. When they signed the 1898 Treaty of Paris on December 10. Hindi po ba? And then yung proklamasyon ng benevolent assimilation. Of course, we all know
Emilio Aguinaldo surrendered in 1901. Tama po ba yun, Professor Chua? Inuli. Ano po ba yung itsura ng bansa natin noon? At bakit nangyayari po ang ganitong pangyayari sa isang bahagi sa Quezon, Aurora, na kung saan ang mga Amerikano po'y pumapasok na dapat? Professor. June 28, 1898 hanggang June 2, 1899. Nalayin nyo na yung foundation ano, nung mga pangyayaring yan. Basically, dahil napakalayo ng Baler, even today, di ba, yung Baler ay napakahirap puntahan. Ano? At kung hindi ako nagkakamali, noon kasi, mapupuntahan mo yung Baler sa pamamagitan ng Tayabas through yung tinatawag natin ng mga bangka. No? Kasi mabundok yan eh. Hindi mo basta-basta mararating yan. No? So, ano yun? Ngayon, magbubus ka, dadaan ka ng Nueva Ecija. Ang tagal pa rin ng biyahe. Parang I think 8 to 12 hours ang biyahe dyan. Depende sa bilis o sa kung ano yung sasakyan mo. So, ganun kalayo yung Baler. Napaka-isolated niya. No? Pero, again, dahil may mga Pilipino doon at may katipunan doon dahil doon sa tinatawag na cry of dekalayungan, no? Ang nangyari ay ano yun, kumbaga, pinuntahan ng Pilipino, no? Pero napakalayo niya para makita yung iba pang mga pangyayari na nangyayari sa Maynila at that time na eto na, dumating na yung mga Espanyol. Natalo na sila tulad ng naipaliwanag ko sa inyo kanina doon sa tinatawag na Mack Battle of Manila. Papasok ang pamunuang Amerikano. Along those transition na ang tingin ng mga Amerikano, sila lang ang nag-uusap ng Espanya, no? At hindi sinasama ang Pilipino, tayo gumagawa tayo ng sariling republika sa Malolos. At ang nangyari dyan, may sarili tayong kongreso and then eventually republika by January 1898. Ang nangyari po dyan, sorry, January 1899, ang nangyari po dyan ay, kumbaga, nagtatransisyon. Malaya ang Pilipinas, hawak ng Amerikano ang Maynila, di ba? Ang Maynila, medyo nag-e-expand na sila sa ibang mga probinsya, pero yung Pilipinas ay meron pa rin sariling gobyerno sa Malolos at sa mga hawak nitong teritoryo sa Luzon. At sa Visayas, mayroon ding mga teritoryo na hawak tulad ng Iloilo. No? Subalit, eto na nga. No? Eventually, puputok yung Philippine-American War. No? Dahil ang nangyari po kasi dyan ay sa Treaty of Paris ng December, hindi tayo isinama. Hindi isinama yung representante natin si Felipe Agoncillo. Pinagsarahan ng pinto. Kaya wala tayong kaalam-alam dun sa ginagawa ng Espanyol at ng Amerikano na ako ang wording ibinebenta tayo, pero sinasabi ng mga Espanyol, hindi, bayad yan sa amin sa pagpapaunlad namin sa Pilipinas, hindi namin binebenta ang Pilipinas. Kapalit lang nung pagunlad na binigay namin daw sa Pilipinas. So whatever it is, dahil nagkaroon ng Treaty of Paris, yung mga Amerikano ngayon ginigiit nila kanila ang Pilipinas. So when you follow that the Treaty of Paris was valid, it's a question of perspective. Talagang nasakop tayo ng mga Espanyol because of ng mga Amerikano because of the Treaty of Paris. But in our perspective, we have our own republic, and that's why when the Philippine-American War broke out, it is a war between two republics. The American Republic, yeah, and the Philippine Republic. So yun na po yung nangyayari ngayon. Now, of course, isolated from these events, even if there are newspapers that are coming in Baler, I'm sure there are outdated newspapers that are coming there, no? Hindi sila updated masyado, ay nangyari po ay inakala ng mga Espanyol na hindi totoo na umalis na yung mga Espanyol. Sinasabi nila hindi totoo yung Treaty of Paris, sinasabi nila, yeah, hindi totoo yung pagsuko. Ayaw maniwala ni Cerezo. Si Martin Cerezo. Oh. Yes. Opo. Walang kinalaman sa Cerezo, yung Cerezo po. Kailangan makita yun ng ating mga anak na nakikinig po ngayon, ha, ma-picture po nila kasi
eh pumasok na nga ang mga Amerikano, pero may mga ganito pa rin pangyayari. At pwede po ba nating sabihin na until Aguinaldo made that declaration of surrender sometime in April 1901, at maski po lumabas si General Miguel Malvar at mga iba pang mga Macario Sacay, ay talagang yun na po yung medyo pwede nating sabihin na talagang ang mga Amerikano. Tama ba yun, Professor Chua? Nung nahuli, nung April si General Emilio Aguinaldo, notwithstanding the efforts of the Filipino Katipuneros that I have mentioned, talagang medyo nakuha na talaga tayo ng Amerika. Tama po ba yun? Well, April 1901. Sabihin natin na mahalagang yugto yun, sapagkat ang pagkuha sa atin ay gradual eh. Tandaan natin, okay, na napakahalaga po nung USEC na sina Elwell Otis tsaka sina Arthur MacArthur ay namumuno na mula sa Maynila. Diba? Yeah. Yun palang first step na yun. Napakalaking ano na yun doon sa occupation. Pero hanggat nandyan ang ating republika, hindi naging complete yung occupation na yun. So, mahalaga yung paghuli kay General Aguinaldo at napilitan na siyang sumumpa sa ng katapatan sa Estados Unidos, sapagkat kapag nakuha mo yung pangulo ng isang republika, ay parang nasakop mo na rin yung republika na yon. Now, of course, nabanggit nyo si Malbar, nabanggit nyo si Sacay. Ang tingin ko dyan ay yan ay pagpapatuloy na lamang ng digmaan. But the republic itself, actually, ito, USEC, ano? Yeah. Ang ako, tinuturing kong mahalaga to kasi taga Tarlac ako eh. Yeah. Ang sabi ni Nick Joaquin, the republic fell in Tarlac. Noong umalis si Aguinaldo sa Tarlac, the republic is basically finished. Ang and what year was this? What year was this? 1899, ano, November. Remember, di ba, pumunta na sila sa Ilocos, and on December 2, the Battle of Tirana Pass happened and General Gregorio Del Pilar was killed defending Aguinaldo. So our government continued. We hassled the Americans further because of the death of Del Pilar, because the war prolonged for quite some time. Yeah. But basically, the governance was finished. They were just there in the mountains. Yeah. So, the resistance, although the resistance, the republic fell in Tarlac. But the spirit of resistance continued until 1913, which historians are now unanimously saying which is the end of the Philippine-American War because of the Battle of Budbagsak in Jolo. No? Yun ang ano, with the Muslims. Kasi sinasama na rin natin yung Muslims in our perspective of the Philippine-American War because they also fought the Americans. So 1913 is the official end now of the Philippine-American War based on Filipino historians and the National Historical Commission. Ako, napakagandang pag-aralan talaga ito, no? Gusto ko lang klaruhin, Professor, kanina binabanggit ko April 1901 kasi yung po yung buwan na kung saan opisyal na sumumpa ang General Emilio Aguinaldo po natin sa puwersa ng mga Amerikano. Bagamat alam po nating lahat, siya po'y nahuli noong Marso 23, 1901 sa Palanan, Isabela. O, pero yun po yung ano, kaya yun po yung sinasabi ko April. Dahil yun, officially, and then he made some declaration even subsequently calling on the Filipinos to recognize the Americans. Next question, please. Maraming salamat po sa busog na kaalamang ibinahagi po sa amin. Wow! Lalo pong umiinit at nagiging exciting po ang ating talakayan. Kaya naman, iniimbitahan po namin ang mga guro at mga mag-aaral, lalo na po ng mga guro at mag-aaral ng Araling Panlipunan. Baka hindi pa po kayo nakasubaybay sa amin. Imbitahin po natin sila para subaybayan ang ating pong ginaganap na virtual na symposium. Narito naman po ang isa pang katanungan mula sa ating online viewer mula po sa San Jose National High School, San Mateo Rizal, Region 4. Ang tanong po niya, ang Pilipinas ay sinakop ng Espanya sa loob ng mahigit 3 siglo. Dahil dito, ang ating kultura ay naimpluwensyahang lubos ng kulturang Espanyol. Pero, meron po bang kulturang Pilipino naman na tinanggap at naging bahagi naman ng kultura ng Espanya? Mayroon po ba silang nakuhang kultura mula sa atin? Maaari po siguro tayong sagutin ng ating mga tagapanayam.
Okay. Hindi directly Spain. Hindi directly Spain. Because remember that for 200 years, this Spain governed us from the Virreinato de Nueva España. You know, I spoke Spanish, kunwari lang yun, ano? You know? Virreinato de Nueva España, the viceroyalty of New Spain from Mexico. So, ito I'll tell you. If ever we influence the Spaniards, we influence the Spaniards in Mexico. So, you know, my good friend Gemma, Senora Gemma Cruz Araneta. She always talks about how, no, yung mga ano, no, yung mangoes, no, where parang brought to Spain. Mango de Manila. Yun ang alam nila, no? Mango de Manila. At yung ano, yung tinatawag natin na actually pag tinawag na maganda sa Spain, sa Mexico, que mango, sabi nila, que mango, ang ganda. Pasing ganda ng mangga. Ano pa? Huh? So tropical fruit, mango. Ano pa? Yung tuba. Yung tuba ay dinala natin sa Mexico, but they called it tuba. So sa atin, tuba, sila tuba. Eto pa. Alam niyo sabong? Yung cockfighting? Yung cockfighting yun po ay isang sa Austronesian, oh, Philippines, Indonesia, na pastime na eventually dinala sa Mexico at nagkaroon ng cockfighting na doon. So if there are influences, because we had the galleon trade with Mexico with Spain through Mexico, no, and of course the other products will also go to Sevilla in Spain after going to Mexico, yun yung ating naging mga influences sa kanila. In Spain, there might be direct influences, but that is something that I cannot answer for now because I do not have the answer. Thank you. Maraming salamat po. Ikaw naman, Sir Ruel, meron ka bang may dadagdag? Yes, sir. Tama po yon. So madami mga pagbabagong naganap sa mga Pilipino at sa bansa sa pangkalahatan sa usaping sosyal, politikal at kultural. At naniniwala ako na sa bawat interaksyon ng mahigit 3 siglo ng kasaysayan, may naganap na cultural exchange sa pagitan ng sinakop at sumakop. Naniniwala ako na ang Pilipinas din ay naging melting pot of knowledge na kung saan parehong nalinang ang kultura ng dalawang bansa. At isa nga dito yung pagtingin at respeto ng mga Pilipino na dating itinuturing ng mga nakabababang antas o lahi, ngunit sa pagupunyagi ng bawat isang Pilipinong lumaban at nagtanggol sa bansa, na itaas ang pagtingin at pagkilala sa lahing Pilipino. Maraming salamat, Sir Ruel. Ang ating pong kasunod na katanungan ay galing muli sa SDO Aurora Region 3. Ang tanong po niya ay, ano po ang mga dahilan o factors kung bakit ang itinuturing na pagkakamali ng ating mga ninuno mula noon hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nating mga Pilipino? Matutulungan po siguro tayo ng ating mga tagapanayam. Patawarin niyo ako at may nagtanong sa akin dito sa aking silid. Ano nga yung tanong ulit? Uulitin ko po ang tanong. Ano-ano po ang mga dahilan o factors kung bakit ang itinuturing na pagkakamali ng ating mga ninuno mula noon hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nating mga Pilipino? Napakalalim na tanong, ano, para sa Professor, baka siguro hindi yan konektado diretso sa Baler Siege kasi napakaganda po na ipinakita ng kahusayan ng mga Filipino para magapi ang puwersang Espanyol. Baka yan doon sa unang napag-usapan natin, yung pagtatag ng Republika, ano man yung nangyari kay Gat Andres Bonifacio. Anong palagay mo doon, Professor? Baka doon yun, yung mga leaders natin.
Doon ngayon, and also, I think, kasi may sinasabi na parang hindi, bakit tayo hindi natututo sa kasaysayan? Actually, hindi lang Pilipino yan. Buong mundo po, no, maraming bansa sa mundo ay ganyan, hindi eksklusibo sa atin ang hindi tayo natututo sa kasaysayan. In fact, may mga nagsasabi nga, historians, no, are their job is to look or to watch people not learning from history. No? So, tandaan nyo na noon ay pinalaya na through Abraham Lincoln yung emancipation ang mga Black Americans. Di ba? Pero eventually ang pag-api ng Black Black Americans ay nagpatuloy hanggang 1960s. Di ba? Eventually nagkaroon ng magandang pananaw tungkol sa mga Black Americans, yung inclusivity. Pero anong nangyayari sa Amerika ngayon? Bumabalik yung rasismo. Bumabalik yung rasismo. O noon, o wag na tayong lumayo. Noon, di ba? Nagalit na tayo sa diktadura. Nagalit na tayo sa kawalan ng karapatang pantao. Nagalit na tayo sa kawalan ng demokrasya. Pero ngayon, anong ginagawa? Sinasabi ng iba sa atin na ayoko na ng kalayaan ko. At gusto ko ulit ng kamay na bakal. Diba? Ganyan lang naman yan. But, it doesn't mean that people forget history. People take actions because of what happened to them in recent history. No? And, ang nangyayari dyan ay nagkakaroon sila ng perspective dahil sa mga karanasan nila. Diba? So, kailangan nating ipakita, ipaalala, na yung karanasan ninyo ay hindi karanasan ng iba pang tao sa Pilipinas. Maaring ang karanasan nyo sa Maynila ay hindi karanasan ng mga nasa probinsya. Diba? So, ang kailangan nating makita dito ay kaming mga historiador at mga nagmamahal sa kasaysayan at mga guro ay kailangan mas maging inklusibo. Bakit tayo hindi natututo sa kasaysayan? Hindi dahil makakalimutin ng Pilipino, kundi kailangan natin ang magpapaalala at kailangan natin ang mga nagpapaalala sa lahat ng sektor sa nangyari sa atin para talagang matutuhan natin ano yung naging pagkukulang, ano yung mga naging dapat natin gawin. Now, mahabang usapin yan. Sistemiko ang problema sa Pilipinas. Pero, kailangan magsimula. At paano natin sisimulang matuto ang mga bata? Simulan natin sa classroom. Sino ang susi? Guro ang susi. Kung hindi nagkukwento ang magulang ng kasaysayan, walang ibang magkukwento niyan, kundi tayong mga guro. Kaya, kung gusto natin ng isang mas maunlad na Pilipinas na natututo ang mga tao kung sino ang ihahalal nila sa susunod na halalan, ay magsisimula yan doon sa kapangyarihan ng guro sa kanyang kamay na hubugin, hindi diktahan, hubugin ang mga kabataang Pilipino. Walang ibang may kapangyarihan dyan kundi guro. Kaya dapat na yung kapangyarihan na yan ay gamitin natin sa mabuti. Huwag nating gamitin kasi ang nagiging problema, USEC, dahil tao tayo, di ba minsan nadadala tayo sa politika, tayo-tayo nagmumurahan dito sa Pilipinas. Sana po hindi ganun. Bilang guro, iangat po natin ang ating sarili sa diskurso sapagkat hindi po tayo karaniwang tao. Ang guro po ay tanglaw, ay gabay ng kabataan at ng sambayan ng Pilipino. Huwag nating titignan na maliit ang ating trabaho. Bigyan natin ng dangal ang ating sarili. Huwag tayong maging basta-basta. Ang guro ay guro at ang guro ay gabay ng sambayan ng Pilipino. Wow. Ako po ay napakatagal na naging guro ng Araling Panlipunan pero patuloy po na nadagdagan ang aking kaalaman sa ating pong malayang talakayan ngayong hapon. Narito po naman ang ating huling tanong. Babasahin ko po. Kung ang kasaysayan ng pagkubkob ay maisusulat muli, anong mga bagong mga ideya, kaalaman, pananaw at interpretasyon pa ang maaaring makuha mula sa umiiral na nakasulat na kasaysayan? Ito po ay naka-address po sa ating profesor, kay Professor Chow Chua. Sige po. Alam ko may dadagdag din si Yusek dito mamaya. Pero bilang huling tanong, alam nyo, tama naman yung konsul eh ng
ng Pilipinas, no, sa Spain, na may ganong pananaw. Sa aking palagay, bakit? Yung si Jock Balev, syempre nagpo-focus tayo doon sa pagkakaibigan, doon sa pagtrato. Pero alam nyo, proseso yan eh. Kumbaga, sa si Jock Balev, kalaban pa rin natin sila. Diba? At ang gusto natin ay sumuko sila. So syempre, napahirapan natin sila. In a way na nagutom sila dahil binablock natin yung mga food supply doon. Syempre, nainis sila kasi terming may nagpapakitang nagtatalik doon sa harapan ng simbahan para pasabikin silang lumabas. Diba? May mga ganyan. Hindi natin, kasi tandaan natin na tayo pa rin ay nasa digmaan noon sa Espanya. Nasa digmaan doon sa mga Espanyol na nandun sa loob ng simbahan. So, kailangan bigyan lang natin ng perspektibo na sa ganong paraan, sa ganong panahon ng digmaan, may mga kailangan tayong gawin upang maisagawa ang ating tagumpay. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi na masusuko sa atin yung mga huling Espanyol na, sa Pilipinas, hindi tayo nagtagumpay. Pero, siguro, dahil lahat na huhalos ng datos na isulat na ni Carlos Madrid sa Flames Over Baler na maganda mabili nyo ito kung gusto nyo ng full story, documented. Napakaganda po ng kanyang ginawa. Eh siguro ganito na lang. Lagi na natin sinasabi tungkol ito sa pagkakaibigan. Totoo yan. Diba? Pero siguro maganda na tignan din natin ito bilang ano yung taktika ng Pilipino para makidigma. No? So again, humane sila. Pero dahil nakikipagdigma pa rin sila, may mga paraan silang ginamit upang humingi na yung puwersang Espanyol doon. So pwede mong sabihin na may ano, kumbaga merong tinatawag na skill sa warfare yung mga Pilipino. But this skill is psychological warfare. Diba? But in the end, ano yung naging pasya? Diba? Ang naging pasya ay dahil wala namang laban sa atin to at 800 tayo, bakit natin papatayin tong mga ito? Diba? Namayani pa rin yung kanilang ano, no, yung mas mabait na side nila. At hinintay talaga nilang lumabas yung mga Espanyol. At noong lumabas na yung Espanyol, they secured these Spaniards to safety. So siguro, paalala po ang Siege of Baler of how our armed forces, no, will carry the professionalism of their forebears, the Katipunan, diba, in handling or the army of the First Republic in handling warfare. Diba? So, yun ang kailangan nating makita dyan. Maraming salamat po, Professor Chow, sa komprehensibong katugunan. Sa iyong panaroon, Sir Ruel, meron ka bang maibabahagi? Yes, sir. Maibahagi ko lang. Naalala ko sa aking undergrad history subject, ano, sabi ni Karl Popper, there can be no history of the past as it actually did happen. There can only be historical interpretations and none of them is final and every generation has a right to frame its own. Naniniwala akong maaaring may mga pagtingin pang hindi nabibigyan ng interpretasyon upang ganap na maunawaan ng kasaysayan. At ito ay nangangailangan ng patuloy na pangangalap ng ebidensya upang mabigyang linaw ang iba pang mga tanungan na hindi nabibigyang linaw sa ating kasaysayan, particular sa kasaysayan ng paggubkob ng simbahan ng Baler. Tunay, Sir Ruel. Meron ako idadagdag, Sir Ruel, ha, sa magandang binanggit po ninyo at kay Professor Chow Chua. Ang isang bagay din po siguro na pwede nating makita. So we commemorate the 122nd anniversary of the Siege of Baler. So inulit ko po yung nabanggit ni Professor Chow Chua, ito'y pagkawagi ng ating mga puwersa nung panahong ito laban sa puwersa ng Espanya. At dahil nga po sa dekreto ni General Emilio Aguinaldo ng ating Pangulo noong June 30, 1899. Tama ba, Professor Chow? Dinagdaan yun, June 30, 1899. And then subsequently, in a law passed, Republic Act number 9187 in 2003 by President Gloria Macapagal Arroyo, Philippine-Spanish Friendship Day din. Tingnan po natin kung paano yung tilang
negatibong bagay ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Paano nga po napag-usapan, sabi ni Professor Chow Chua, yung pagmamalabis, pang-abuso sa ating mga kababayang Filipino ay napalitan ng isang araw na ngayon ay ginugunita natin bilang Philippine-Spanish Friendship Day. Mula sa pagkatalo nga po, paano po sila ginutom? Pagdating po ng mga sundalong natira po na nabuhay po doon. Mula 30 ba ito, Professor Chua? Mula 30 po, hindi po ba? Ilan po ba yung... 32, 33. May 10 mga 20, mahigit na lamang natira, tama ba? 33 po. 50 yung una and then 33 yung nag-survive. 33 pinromote at sila yung tinagro yung mga bayani. Ay ngayon nga po yung ginugunita po natin bilang Philippine-Spanish Friendship Day. So ano pong aral po dito na pwede rin nating tingnan sa kasalukuyan? Let's look at those things that will unite us, the country Spain and the Philippines. Look at the things that will unite us rather than those things that will divide us. Bagamat yan po yung sinasabi ko, hindi naman po pwedeng hindi natin titingnan din yung mga kwento ng pagmamalabis, pang-aabuso, maski sino man, mga Espanyol sa ating mga kababayang Filipino. Yung mga kwento ng mga bayani po natin na tila pagkukulang kung ano man, may mga kanya-kanyang mga punto de vista, kailangan pa rin natin pag-usapan yan dahil kailangan po natin matuto sa kasaysayan para po yung mga tila kakulangan, kahinaan, mga bagay na hindi po magandang pamarisan ng ating mga maski na tao ng ating bayani dahil mga tao rin naman po sila Meron din po silang siguro mga desisyon na nagkamali. Ay huwag po nating ulitin, huwag po nating pamarisan, ngunit yung kanilang mga magagandang nagawa at sinasabi ko po, higit na nakararaming mga magigiting na aksyon ay atin pong tingnan bilang inspirasyon. Gayahin po natin ito para po tayo magkaroon ng isang mas mabuti at matatag na Republika ng Pilipinas. Palagay ko po, ganun po dapat parati ang ating pananaw na ito. At yun po yung konteksto, hindi po yung parang, wag po natin yung parang nag-aaway-aaway tayo, matagal na silang wala. Hindi, kailangan matuto, hindi po pwede yun Hindi po pwede yun para sa amin. At yun dapat po ang konteksto naman natin mga ma'am sir, pag tinuturuan ng mga bata, wag natin silang paplantahan para umapoy ang kanilang damdamin laban sa isang personalidad. Kailangan objective way. Kaya namang i-process yan, di ba, Professor Chow? Basta kailangan mapag-usapan. Hindi naman pwede hindi pag-usapan, Professor Chow. Kailangan mapag-usapan pa rin. Kailangan nga lang maging mapanuri tayong lahat sa mga napag-uusapan natin tungkol sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po sa aking mga idolo, sa ating pong mga tagapanayam, kay Undersecretary Tonisito Umali, kay Professor Chow, at kay Sir Ruel. Asahan niyo po na ang aming pong natutunan sa virtual na simposyum na ito ay magagamit ng mga mag-aaral at mga guro sa kanilang pag-aaral, hindi lamang sa lalawigan ng Aurora, kundi sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Sir, I just want again to thank our Secretary Leonor Liling Magtolis Briones. Palakpakan po natin virtual clap sa ating kalihim. Hindi ba, Professor Chua, nakita mo kung paano natin ginagawa itong mga commemorative events na ito nang ngayon pa nangyari nung nagkaroon ng pandemya. Pero bago ang pandemya, walang ganitong symposium, even live. Pero napaka makabuluhan. Hindi po ba, Sir Ruel, at ang ating mga kasamahan sa DepEd Aurora, napakahalaga na nagkakaroon po tayo ng ganitong mga diskusyon. Pangunguna po ng ating Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones at ng ating EPS family,
pangunguna po ng ating Director Ed Del Carac at Special Events Units, Romy Paraino, lahat po kayo, hindi ko na po kayo may isa-isa, at ang akin pong External Partnership Service Family, Chair Rene Escalante, again, Professor Chow Chua, salamat po sa inyo, Mayor Red Ronan Angara, ang ating Regional Director May Eklar, SDS ng Aurora po natin, Catalina Paez, ASDS Danilo Jacoba. Marami pong salamat sa inyong lahat at hindi ko na po maiisa-isa ang lahat po mula kay SGOD Gilbert, CID Charlo, EPS Charito, SEPS Alfredo, PSDS Jeffrey, SEPS Guillermo, Ma'am Laurenza, at lahat po, Ma'am Karen, Michelle, at bumubuo ng ating TWG sa Central Office po, EPS at DepEd Aurora Regional Office, Region 3, DepEd officials, teaching and non-teaching personnel. Pinapasalamatan natin po silang lahat, Professor Chow, pati po yung mga magagaling po nating MCs. Ang galing. Napakaganda po ng ating diskusyon. Next year, pagyayamanin po natin ito. Imbitahan po natin please si Congen Adrian Cruz na sinabi ko. Mga ganitong aktibidad, ginugunita, pinag-uusapan sa isang napaka makabuluhang pamamaraan, mga pangyayari ng ating kasaysayan, mga ambag ng mga bayaning Filipino sa atin pong kasarinlan. Napakaganda. Ipagpapatuloy po natin. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you, Professor Chow. Salamat po. Maraming salamat po, Professor Chow Chua, ang aking idolo sa kasaysayan, at kay Undersecretary para maimbitahan sa okasyon na ito, at sa lahat po ng pamilya ng DepEd. Sana po ay nakapagbahagi ako ng aking kaalaman para mas mapalawig pa ang ating masidihing pagmamahal sa ating kasaysayan.